Bosschief. Yes, thank you for recording this meeting. Executive po ng ating so far executives ng team Bosschief. Isa din po siyang ay naman ito. Okay. Papaan. Di ba kakabalay na dyan yun? Yes, opo. Isa din po siya, Jade for You Achiever, founder ng ating Team Legacy, si Mens Jeff Banao to introduce ang ating Malufeth. Na guest is speaker. Hello. May naririnig po ako. Kindly mute po muna, Mentor Magdaleno. Para po tuloy-tuloy po tayo sa ating first day of our intensive trainings dito sa Bosschief Worldwide. So, by the way, kumusta po tayong lahat? I hope nasa mabuting kalagayan po tayo. So, are you all excited po? Pero bago that, magpakilala po muna ako sa mga hindi pa po nakakakilala, pero I'm sure lahat naman dito know me well. I mentor GF Banao, OFWC dito sa Bahrain. So it's my privilege po na magpakilala po sa ating guest speaker for today. So are you all excited and are you all ready? Kindly type, I am ready and I am excited. Sa chat box po, mag-ingay po tayo. Bosschief Worldwide, all right, I am excited, I am ready. Thank you for your participation. Thank you so much. So hindi ko na po patatagalin, ano? Ang ating guest speaker for today, she is very close to my heart. Napaka-close niya po sa akin kasi bawat ano ko, alam niyo yun, yung pag nag-message siya or nagpa-message ka sa kanya, tawang-tawa. Favorite ko sila magkapatid kasi related kami na magkapatid. So magkapatid din sila. So isa siyang ano, malapit sa puso ko. Car Achiever, founder of Unstoppable Lions, 2 Million Circle, and the newest Diamond Elite Rank. And speaking of Diamond, ang potential maximum income per week is 800 pesos. So without further ado, hindi ko na po patatagalin. Let's welcome Mentor Roanne De Jesus. Palakpak po dyan, virtual club. Amazing morning, Team Bosschief. Hello po. Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi kung nasan man po kayong sulok ng mundo ngayon, no? First of all, okay lang po ba pasalamatan muna natin yung nag-host kanina, si Mentor Isabel. Napaka-lively po ng program nyo, no? And then second, yung nag-introduce po sa akin, which is yung napakagandang mentor, no? Minsan nang gigigil ako sa ganda niya, eh. Alam mo yung ano, walang ayos, alam mo, pero sobrang ganda na si Mentor GF Bano niya. Isa din sa malalapit sa akin, no? And sa inyo pong father, Boss Chip, sa nag-invite po sa akin kay Mentor Marlito, thank you po sa privilege po na makapag-share, no? And okay lang ba gawin niyo po akong co-host? Ayan, wait lang po, Mentor, sa starting. Friends, nakamute ka! Na-mute ka po. Sorry, na-mute ka. Ayan, hello po, hello po. Okay ka na po, yan. Okay. Ayan, hello po sa 46 participants ng Bosschief. Hello po, yung iba po nag-work, yung iba nagpapadede kanina na si Mentor Lerma, yung iba, na, alam mo po yun, iba-iba po tayo yung background, no? So, mentors, I have two requests lang before po ako mag-share. Unang-una, okay lang po ba mag-on-cam, yung kayang mag-on-cam? Kasi naniniwala po kami sa kasabihan na pag hindi ka daw nagpapakita, hindi ka kikita sa ganitong negosyo. No? So, may sumpa, mentors, yung mga walang trabaho, yung mga walang ginagawa na ayaw mag-on-cam. Nako, kita-kita tayo kung may check-in ka this Friday. No? So ayan, ang dami na nag-on-cam. No? So pangalawa po, yung mga kayang makapakinig, yung walang, ano, okay lang po ba wala muna kayong gawin? Yung mga walang work? Para po hindi sayang yung time, no, na ilalaan po natin. So papakilala na po ako, di ko na patatagalin. Baka sabihin nyo, sino ba kasi yung salita ng salita sa harap? Mag-share po ako ng screen, mentors. Kita nyo na po ba?
kita na mentors, no? So ayan, hello po sa lahat. I'm Mentor Roanne po. Isa po ako sa mga full-time nang ginagawa si IM Worldwide. Tama po si Mentor GF, no? I'm the founder of Lions po. And isa po tayo sa core ni Mentor Jean Mantala, which is our Mother Unstoppable. So mentors, before ko makilala si IM Worldwide and before ako mag-full-time, meron po akong ibang ginagawa. So, kaway-kaway sa mga OFW, sa mga empleyado, relate na relate at alam na alam ko yung pakiramdam na ginagawang part-time si IM na gustong-gusto mo nang i-full-time, no? So, 6 years po akong naging empleyado before ko makilala si IM Worldwide. Tingin nyo po ba, may question and answer tayo, mentors, para hindi lang ako yung nagsasalita, no? Tingin nyo po ba, 6 na taon po sa isang trabaho lang, matagal po or hindi? Para sa mga keyboard warriors, ang cute, may nakikita ko may pen and notes na matagal. Bigay po kayo ng reason bakit tumatagal ang isang empleyado sa pagtatrabaho. Wala pong maling sagot. Si Mentor Lerma, no choice. Ayan, si Mentor Jinky, no choice. No? So mentors, tumagal po ako sa pagtatrabaho sa isang kumpanya, not because of the salary. Yung iba kasi tumatagal kasi mataas yung sweldo. Ako po, tumaas man sa minimum yung sweldo ko, kaya lang pag kinaltas mo yung tax, malaki pa yung ano, sinesweldo ng mga bagong empleyado. Alam mo po yung 6 na taon mong pinagtrabahoan, tapos yung mga 1 month, 2 months, malaki po yung sinasahod sa'yo at the end of the month. Hindi naman po ako tumagal dahil sa environment. Yung napuntahan ko pong environment, kung hindi ka nakikipag-compete at hindi tumataas yung position mo, hindi tataas yung sweldo mo. So, alam niyo po yung kailangan mong manapak ng ibang tao. Eh, hindi po ako sanay sa ganon. Tumagal po ako hindi dahil sa work mismo. Kung ano po yung pinasukan ko, nung 19 years old ako, yun din yung inalisan ko ng 25. So, ang reason po kaya ako tumagal sa pagtatrabaho is dahil isa tayo sa mga mahihiyain. Alam ko, maraming mentors dito ang sobrang steady, no? Sobrang S, yung mahihiyain talaga. So, nakaka-relate po ako sa inyo, no? Alam nyo po, ayaw natin ng panibagong pakikisamahan. Ayaw natin ng panibagong gagawin. Kaya tayo tumagal sa isang kumpanya, no? So, blessing in disguise naman po na nandyan ako sa company na yan. Kasi ika-fifth year ko po, na-meet ko po yung angel mentor ko. So, si Mentor Jean Mantala po is pinsang buo ko sa mother side. So, mentors, nasabihan na po ba kayo ng magic word na extra income? 2 to 4 hours mo lang gagawin. 2 to 4 person lang yung hahanapin mo. May mga magic word po bang sinabing ganon? Kasi yun lang din yung sinabi sa akin at first. So, tanong ulit ako ha, sino po yung nag-pay-in dito because of the products? Alam, naniniwala po ako lahat dito, member na eh, no? So, pay-in po, gawa ng barley, gawa ng garcinia, ayan, ang dami, si Mentor Halima, si Mentor John, si Mentor Elmer, no? Sino naman yung nag-pay-in because of the Just For You and Give Me 5? Yung kitaan na talaga. Ayan, si Mentor Andao. Mentors, alam nyo po ba yung good news? Napasok ako sa IM Worldwide nang wala akong alam sa lahat ng yun. Diba? Alam mo yung, hala, nabudol ako. Sinabi lang ng pinsan ko, ganito lang mentors. Nung 5 years ako, yung buhay na gusto ko, na nagtatrabaho ako, nakita ko kay Mentor Jean. Yung nakaka-uwi siya kahit kailan niya gusto. Yung nabibigay niya sa parents niya, hindi lang yung needs, pati wants. So sabi ko, Kas, kung ano man yung ginagawa mo, sama mo naman ako. Sabi niya lang, prepare ka ng ganitong money. Pag meron ka na, tawagan mo ko. So, to cut the long story short, mentors, nag-ipon tayo, gumawa tayo ng paraan, pinasok natin yung hindi natin alam. Kasi gusto natin ng buhay ng taong nakikita natin. No, baka may mga katulad po kasi, no? So, trust lang talaga, mentors. And mentors, ang sabi lang ng Mentor Jean ko sa akin at first, Kas, walang negosyong hindi inaaral. Kung gusto mong kumita, kailangan mo siyang aralin. So sabi ko, hala, may aral pa pala. Akala ko invest lang. Baka may mga katulad ko before. Akala, pag naglabas ng money, tutubo na lang yung pera. No? So sabi niya, every day ang training sa IM Worldwide. Po akong naririnig, no? Baka po makaldereta ng kapitbahay natin yan. Pa-mute na lang po, no? Ay, may dog daw ni mentor, ano? Diyan. So, sabi niya, every day may training sa San Juan, sa IM office. Attend ka. Sino po yung mga kasabayan ko nakapag-training pa sa office? Si mentor, sino nga yun? Sino nga po yung tapo natin? Mary Jane, nakasama namin siya isang beses sa office, no? So, nakita niya yung environment ng office. And then, sabi niya, yun, inaral ko, mentors, after ng work, nagtitraining ako. So, napaka-blessed po natin. Imagine ninyo, ilan tayo ngayon?
Hindi ko makita yung participants. 48. Hindi natin kailangan lumabas lahat. Hindi natin kailangan pumunta ng opisina. Hindi natin kailangan mag-training sa opisina mismo. Nandiyan ka o sa comfort ng bahay mo, nakaupo ka, yung iba naka-off-cam, di ko alam, baka nag-early dinner na, no? Mentor Marlito, no? So, napaka-blessed natin ngayon. Kasi nakita natin yung benefit ng online. Natututo ka kahit nasa bahay ka lang. Dati, alam mo, hindi nadadagdagan yung learnings namin hanggat di kami lumalabas ng bahay. Hindi nadadagdagan yung knowledge namin hanggat hindi kami gumagastos. Hindi nadadagdagan yung knowledge namin nang hindi kami nagpupunta ng opisina. Ngayon, okay lang kahit nasan ka. Basta may cellphone ka and internet. No, so ito yung mga times na nag-aaral po tayo, mentors. And ito lang pinanghawakan ko. Kasi time na yan, ayan po yung starting na unstoppable team natin. So walo pa lang kami dyan. Wala pa si Kuya Mar dyan. Kasalukuyang focus pa si Mentor Mar sa work niya. No? 8 po kami nag-start na unstoppable. And dyan sa walong yan, mentors, ako yung hindi pinakamagaling. Meron bang mga tao dito na iniisip hindi siya magaling? Hindi siya deserve ng mga result na nakukuha ng mga top mentors niya. Kasi ako yon nung time na nag-start ako. Baka kagaya kita no, na nag-start ako. Ang isa lang pinanghawakan ko na sinabi ng mentor Jean Mantala ko, okay lang hindi ka maging pinakamagaling. Sarap, no? Alam mo yung inano niya? Ay, alam niya hindi ako magiging pinakamagaling, no? Ang kailangan mo lang, Cass, laliman mo yung reason mo. So, ang reason ko po is my mom. Single mom po yung mama ko. Kaway-kaway po sa mga nanay dyan, sa mga single mom. Ang mama ko po is a single mom nung 16 years old ako. Yung tatay ko nagtrabaho, pag-uwi, di na bahay namin yung inuwian. So, hindi po ako galit sa mga OFW. No, mahal na mahal ko po kayo. Kaya lang yung tatay ko, nag-iisa lang siya kasi. Alam niyo, 2 taon lang sa ibang bansa, nakalimutan brown yung gate ng bahay namin. Nakalimutan hindi pa sementado yung bahay namin. Nag-amnesia daw, no? Hindi na kami inuwian. 16 years old ako at that time, nung sinabi ko sa sarili ko at nakita ko yung hirap ng mama ko. Mentors, nangungutang yung nanay ko. Hindi kami laki sa yaman. Quick story ko lang po to, no? Hindi kami laki sa yaman. Nakita ko yung mama ko nangungutang sa mga kamag-anak namin. Hindi na pinapahiram kung ano-ano pang sinasabi. Alam niyo po yung feeling ng ganun. Hindi ako makapag-exam kasi hindi ako fully paid. Na mentor Marlito, no? So, mentors, ganito lang. Kung ano lang yung reason natin, bakit mo ginagawa si IM Worldwide, okay lang ba na iba or hindi mabibigay ng kahit anong ginagawa mo ngayon? And mentors, ito lang, advice lang po. At first, sinabi ko nga po sa inyo, hindi ko alam ang ganitong negosyo. So, ang ginawa ko, inaral ko siya and isha-share ko po sa inyo ang isa sa pinaka-favorite ko na topic. So, start na po ako, no, mentors? Ay, nawawala daw signal ni Mentor GF, no? So, ito po ang manual 3.0 o what to do after joining. Kasi mentors, ang daming nagjo-join. Tama? Ang daming sumasali sa atin, lalo kada promo. So, mentors, ito yung kailangan mong ibagsak sa mga bagong leaders at kung bago ka, ito yung kailangan mong matutunan agad. So, dito, sa manual 3.0, marami tayong pag-uusapan. Pero ang pinakauna, eto, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Eto po yung pinaka-favorite quote ko kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi ako magaling at first. Diba? So, akala ko before, kailangan mo muna maging magaling bago ka magsimula. Pero ang sabi dyan, kailangan mo muna magsimula para gumaling ka. So, ang pag-uusapan po natin ngayon, number one is the personal development. Ikaw muna, okay lang ba? Okay lang bang ikaw muna i-focus natin? Naniniwala kasi ako na ang formula sa success is kailangan ikaw muna. Diba? So, number one is empty cup. Mentors, paulit-ulit-ulit nating naririnig na empty cup. No? Ganito lang, gusto kong mag-empty cup ka muna hanggat hindi mo kayang ibagsak yung training na pinipili mo ng attendan. Diba? Pag paulit-ulit kasi yung training, minsan aminin mo sa sarili mo, aminin mo din sa amin ni Mentor Marlito, minsan dumadating ka sa point na, ay, ayan na naman yung topic. Ayan na naman yung speaker. Di ba dumadating tayo sa point na ganon? Yung, hindi na lang siguro muna ako attend, narinig ko na kasi yun, alam ko na kasi yun. Di ba dumadating tayo sa point na ganon? Ang sabi lang ng Mentor Jean Mantala namin sa amin, para hindi kami dumating sa moment na yan, na until now, nagtitraining po kami every 8 p.m., sabi niya lang, hanggat hindi nyo pa kayang ibagsak yung binabagsak ng speaker sa harapan ng stage, wala pa kayong karapatang magsabing alam nyo na yun.
Agree po ba kayo sa akin? Hanggat hindi pa natin kaya ang bagsakan ni Mentor Marlon, Mentor Jean, Mentor May, Mentor Peach, wala pa tayong karapatang magsabing alam na natin yun. Hanggat wala pa tayong resulta ng mga top mentors, wala pa tayo talagang alam. No, so wag mo munang pagsawaan yung mga trainings na nagmumold para, alam mo yung ito kasi yung makakatulong sa'yo. Ang mga trainings po, ang mga mentorings, yung akala mo wala lang, akala mo baliwala lang, akala mo walang ambag sa success mo. Pero ito yung pinakamalaking factor kasi personal development to. Pag na-develop mo yung sarili mo at ano na yan eh, kumbaga hinuhulma ka ng mga training, hinuhulma ka ng mga mentoring para pag dumating yung grupo na pinagpe-pray mo, equip ka na. No? Ayan o, ang dami nag-a-agree. So, empty cup ka muna. Okay lang yun. Every night ka may notes kasi every speaker, iba't iba po yung matututunan nyo. Hindi nyo po kailangan, hindi nyo po kailangan sauluhin lahat ng binagsak niya. Alam nyo po ba, ganito, etong ibabagsak ko sa inyo, kahit isang word lang yung matandaan mo, kung empty cup man yan, basta isa lang yung tumatak sa'yo, okay na yun. Everything kailangan may nadadagdag sa knowledge mo, no? So, number two tayo, mentors. Anong sabi dyan? Wait lang, mentors, Yes, mentor, attitude. No? Eto, mentors naman, share ko lang dito, lagi na din natin ito naririnig, yung yes mentor pag may pinapagawa. Mentors, gusto kong maging yes mentor ka sa mga bagay na naiintindihan mo at mag-yes mentor ka sa mga bagay na hindi mo pa maiintindihan sa ngayon. Ang pag-yes mentor, yung paggawa ng mga bagay na hindi mo alam kung para saan, pero sinabi ng mentor mong gawin mo. Alam mo yung ganon? Ang yes mentor, hindi lang dun sa mga naiintindihan natin. Ang yes mentor, dun sa mga hindi natin naiintindihan. Tapos ginagawa mo. Yung sinabi ni Mentor Jean, ikaw yung mag-host ngayong event. Ikaw yung mag-training ngayong event. Tapos hindi mo maintindihan kung bakit ikaw yung pinili. Kasi alam mo naman sa sarili mo, hindi mo pa kaya. Yes, mentor ka lang. Walang ipapagawa yung mentor natin na hindi tayo magbe-benefit. Palagi mo yung tatandaan, ha? So, ano lang mentors, treat lang yung mga mentor natin as parent. Walang magulang po na ayaw yung the best para sa anak, tama? Yung mga nanay dito, tsaka tatay, di ba lahat tayo gusto natin best para sa anak? Ang mga mentor, ganun din. So, pag may sinasabi sila, pag may ina-advise sila, okay lang ba yes lang tayo? Kasi alam niyo po ba na ang failure natin, mas failure ng mentor natin? Pag hindi natin na-achieve yung goal natin, mas masakit yun sa mentor natin. Diba? So, yan po. Yes, mentor attitude. Huwag lang sa mga bagay na naiintindihan natin, pati sa mga bagay na hindi pa natin maintindihan sa ngayon. Number three is GLLLA. Good learning, listening, and lecturing attitude. Mentors, magpo-focus ako sa lecturing kasi yung learning and listening, kaya ka nga nandito kasi gusto mong matuto. Diba? So, yung lecturing attitude daw, based kay VP, kasi si VP ang nagbagsak nito, mentors, ganito. Minsan tayo, as tao, ang gusto natin palaging naririnig, yung mga good words, tama? Yung ang galing mo, ang sipag mo. Sabi ni VP sa training niya, enough na daw na once marinig mo yun sa mentor mo. Enough na once i-compliment ka niya. Ang hanap-hanapin mo daw, yung mga words na makakapag-grow sa'yo. Yung mga word na pag sinabi niya, mentor, sino ba dito? Active, mentor Virgie, galingan mo pa mag-talk ha, ganito dapat magbagsak. Yung mga ganong advices, yung mga tipong advice na kailangan may improve ka pa sa sarili mo. And pag tinanggap mo daw yon, pag isa ka sa mga mentor na hindi naiinis pag ina-advisean, pag isa ka sa mga mentor na hindi naiinis pag sinisita yung mga mali mo nagagawa, meron ka daw good lecturing attitude. Okay lang ba umamin kayo sa akin? Minsan ba nainis na kayo kay Mentor Marlito? Pag pinagsabihan niya kayo. Di ba minsan, ang mga mentor, nagsasabi sila minsan ng, talaga ba means? Ganun ako. Kasi may mga bagay tayong hindi natin makita na nagagawa na pala natin na mali. Agree kayo sa akin? Ang tanging makakakita lang mentor. Alam nyo ba, si Mentor Jean Mantala is one of the mentor na sobrang favorite ang lecturing. Ang pagbibigay niya sa amin ng loves as core mentors niya is pag pinapagalitan niya kami, tough love talaga. Ayaw niya kasing nako-comfort kami sa mga result na meron kami.
imagine niyo, nag-rank up ako tapos sa sinabi niya, anong next goal mo? Sabi ko, wait lang, mens. 'Di ba? Kakahit lang natin ng diamond. 'Di ba? Pero ganun si Mentor Jean. Ayaw niyang nako-comfort ka kung saan ka man ngayon. No? And kailangan mo tanggapin 'yon. Pa ganito mentors, no, huwag kang mainis every time nasisitahin ka. Huwag kang maiinis every time na may sasabihin sa iyo na dapat mong improve. Matuwa ka kasi may taong concern sa iyo. Kasi kung hindi concern 'yan, okay lang. Alam mo yung okay lang na huwag kang mag-mature, okay lang na huwag kang mag-grow. Huwag ka daw magtatampo. Mahal na mahal ka lang nun. Pag na-encounter nyo na po si Mentor Jean, na minessage kayo, tapos may sinita sa inyo, mahal po kayo nun. Sobrang mahal kayo nun kasi concern sa inyo. And then sina Mentor Marlito, GF, Julie, Lerma, sina Mentor Mary Jane, pag nasita kayo, para yun sa inyo. No? Pag nasisita tayo ng top mentors natin, para yun sa atin. So, kay VP na nanggaling, mas hanapin mo daw yun. Yung mga salitang gano'n na makakapag, ah, talaga po, means, gano'n ako, sige po, mag-i-improve ako. Alam mo po yung gano'n. So, yan no, GLLA. Huwag kang magsawa. Huwag kang magsawang makinig, huwag kang magsawang magtuto, and then huwag kang magsawang sundin yung mga mentors mo. And then, eto po, number 4, mabilis lang natin, no? Learn the business as fast, di ba? Sabi dito, kasi kailangan daw aralin natin na mabilis. Mentors, ganito lang. Pag mas mabilis mo siyang inaral, mas mabilis yung success. Ganun lang naman yun eh. Pag matagal mong inaral yung negosyo mo, mas tatagal ka. So, eto daw yung mga kailangan mong aralin na mabilis. Number 1, learn and share the fastest way you can. Sabi ko nga po sa inyo, hindi nyo kailangan pinakamagaling mag-talk. Baka kasi yung iba natatakot kasi akala kailangan i-perfect yung barley. Yung 68 micronutrients, akala kailangan sa ulo yung 68, no? Di ba? Hindi po. Kung ano lang yung comfortable ka, na pagsasalita, pag alam nyo yun, pag i-invite, yun lang. Kailangan lang practicein mo ng practicein, kailangan lang invite ka ng invite para makapag-share ka ng mas marami. Power of now. Save notes. Ito po, may mga nakikita ako, may mga naglilista-lista dito, no? Wait lang. Para makita ko yung mga nagsusulat. Ayan, hindi ko naman makita yung pangalan. May mga nagsusulat yung naka-yellow po na shirt, nagsusulat siya. Sabi dyan, ink is better than ink. Sa dinami-dami ng sinabi ko ngayon, kung hindi mo ito isusulat, hindi mo na ito matatandaan mamaya. Promise. Pag sinabi ko nga sa'yo, paano ako nag-intro, kung hindi mo sinulat, di mo na matatandaan. Kung ano yung background ko, di mo na siya tanda. Diba? So, ink is better than ink. Lagi tayo magsulat. Dati po, lagi kaming may pen and note. Lagi po kaming merong pen and note sa prospecting. Meron po kami sa client. And then, bukod po yung mga trainings and mentorings. Kasi yan yung babalikan mo. Babalikan mo yan pag meron ka ng binabagsakan na grupo. Maniwala ka sa akin, malaking tulong yan, no? And then, sabi dito, IPP, kailangan mo daw aralin na mabilis. Kasi ganito, mentors, no? Since, eto po kasi yung pros and cons na meron tayong IPP na group. And then, marunong mag-talk yung mga top mentors natin. Minsan tayo yung tumatagal pag-aaral. Yung nako-comfort tayo na, ah, pasok ko na lang to sa IPP. Pasok ko na lang to kay Mentor Marlito, pasok ko na lang to kay Mentor Jeff, pasok ko na lang to kay Mentor Lerma, pasok ko na lang to kay Mentor Julie. Not knowing na yung growth mo pala yung tumatagal pag ganun yung mindset. Sabi ko nga po sa inyo, huwag kayong matakot mag-IVP. Okay lang na hindi mo master, okay lang na hindi ka magaling, okay lang na hindi ka magaling pang magsalita. Okay lang na ang alam mo lang, barley sa products, basta kaya mong ibagsak. Kasi ang pinakamatatandaan naman nila yung mga testimony. Tama? Di naman nila matatandaan yung computation. Kahit nga mali-mali computation mo, try mo lang. Di mo masasabi kasing kaya mo hanggat hindi mo tinatry. No? And then trainings. Ayan. And then mentoring. Sama ko na po, no? Huwag kayong mapagod sa ganito. Napaka-bless nyo po na may nagagawa ng intensive training sa inyo. Kasi alam nyo po, ba dyan naman kami na moldy na mentor, Hana? Hindi naman ako matututong magsalita sa harap nyo kung hindi ako nag-training and mentorings. Si Mentor Hana, hindi naman po siya magiging youngest achiever kung hindi kami laki sa training and mentorings. Share ko lang po ha, before, kung gaano kahirap matuto, si Mentor Hana po, 5 hours yung binabiyahe. Imagine nyo, from Laguna, pupunta pa ng San Juan. Diba? Kaya yung pagiging youngest achiever, deserve niya talaga yon. So, isa lang po yun sa mga sacrifices. Ngayon po, alam nyo, wala na. Wala na masyadong sacrifices. Kaya minsan nalulungkot ako pag may mga excuses tapos di maka-attend sa Zoom. Pag nakikita ko yung elevate natin, ang unti ng participants, nalulungkot kami ni Mentor Jean. Kasi imagine nyo, net na lang at phone na lang or laptop na lang ang kailangan, nawawala pa, hinahanap pa. Diba? Pinipilit pa.
alam mo, sinesend pa yung link, umattend ka. May mga ganun eh. Kung gusto mong kumita, kailangan nagpapakita ka. And then, eto po, sabi dito, read Law of Leverage book. To give you an idea, mentors, ang Law of Leverage book po ang pinakahuli kong binasa ng empleyado. Kasi, ayan po yung nakapag-resign sa you to read that book. Diyan po ipapamulat sa inyo na work na talagang success. No, so yan ang mga kailangan. Yan po yung unang yung pinapabasa sa mga leaders nyo. Huwag na yung leadership book. Yan muna. Kailangan nyo muna yung pinasok nyo. No, pag nyo, promote nyo. Kasi diba ang Bible yung sa tao talaga yung kay God. Diba yun po yung inaaral natin? Ang sa networker po, ayan. Kailangan po yan kasi alam mo yun, yung may poster tas sila lahat lagi, congrats, congrats, congrats. Tapos meron ulit sila na naman sunod-sunod. Sobrang active sa group chat. Palagi nyo pong tatandaan na monkey see, monkey do. Diba? Kung ano yung ang binibigay natin or pinapakita natin sa mother team, yun lang din yung aanihin natin. So, kung gusto nyo po na isang active na group chat, be active po muna sa mother team. And then yan, sa groups nyo, kayo mismo. Palagi nyo pong tatandaan na hindi para sa aming mga top mentors, kaya namin sinasabihang maging active kayo, para po yun sa mga dinadala nyo. Diba, nagdadala po tayo, nag-join tayo ng bagong member doon, tapos tayo naman hindi active. Diba? Eh, tayo yung tinitignan doon, tayo yung naging reason bakit sila nandun. So, ganun lang. And then, company activities, lahat po ng event, mentoring, trainings, aatinan po natin, ha? Be active lang po. Kasi someday, somehow, magpapa-event ka din. Mafe-feel mo din pag hindi ka na sinusupport. Mafe-feel mo din pag namimili yung mga leaders mo. Mafe-feel mo din pag, alam mo yung 50-50 pa yung decision nila kung aatin ba sila or hindi. Masasaktan ka din. So, wag na wag mong gagawin yung ayaw mong gagawin sa'yo, no? And then, ayan po, mentors, no? I hope po may mga natututo. Tapos na po tayo sa personal development. Ngayon, ano po yung next? Pag natutunan mo na lahat yan, nag-empty cup ka na, nag-GLALA ka na, naging active ka na. So, eto na po yung next, no? Goal setting. Okay lang po ba pa-type ano po yung goal nyo ngayong buwan? Yung hinahabol nyo pa po, ilang days pa po ba bago tayo mag-end of the month? Ano po yung inilalaban nyo na goal? Diba lahat po tayo may goal? Mentors, ganito ha, tip lang sa goal. Unang-una, ang goal dapat yung gusto talaga ng puso mo. Tanong mo. Tanungin mo minsan yung sarili mo. Kasi hindi yan dinidikta ng upline, hindi yan nakikita lang sa crossline. Yung gusto talaga ng heart mo. Kung gusto mong kumita ng ganitong amount, specific lang. Kailangan may goal ka lang every day, every week, and every month. No? Para nakikita mo yung progress mo. And then sabi dito, bigyan kita kung bakit important ang goal setting. Baka kasi katulad din kita, alam mo ba before, nababaduyan ako sa goal setting. Wala pa magsusumbong kay Mentor Jean na. Si Mentor Marley to kasi kaklose ni Mentor Jean, baka masumbong ako. Nababaduyan ako sa goal setting before. Para saan ba yun? Sabi kong ganun. Eh, di ba hataw lang naman sa negosyo? Kaya lang, mentors, ang goal pala sa ganitong negosyo ang pinaka-importante. Imagine niyo nagba-basketball tayong lahat. Alam niyo po ba na ang goal, yun pala yung count ng pag-shoot ng bola sa ring? Di ba yun yung pinaka-importante sa basketball? Ang paghataw pala, consider as dribbling lang. Kahit gano'n daw tayo kagaling mag-dribble, kahit gano'n tayo kagaling umagaw ng bola, mag-rebound, kung hindi natin mashushoot, hindi siya counted. Hindi mananalo yung team natin. Tama? So ang goal, gano'n lang din daw. Kahit gano'n ka kagaling mag-to, kung wala ka namang ginagawa, wala ka ma-achieve. Di ba sobrang basic po? And then number one, sabi dito, it gives you direction. Bigyan kita ng sample ha. May isang top mentor ngayon na alam mo kung ano yung nakapaglabas ng lahat ng resulta niya. Goals. Si Mentor Kat po, ilang buwan nang nagtitraining, ilang buwan nang namomrospecting, ilang buwan nang nagpa-flyering. Until such time, tinanong siya ni Mentor May ng ganito. Ate Kat, anong goal mo ngayon?
Di ba po sa empleyado walang ganun? So si mentor Kat na bigla. Sabi niya, "Mens, ano yung goal? Ano yung tinatarget mo ngayong buwan?" Sabi ni mentor Kat, "Mens, kailangan ba yun?" Di ba? Kailangan lang naman may nakakausap ka araw-araw. Sabi ni mentor May, "Oo, kailangan yun. Kasi anong purpose? Bakit kahahataw? Para saan kahahataw?" So that time, sinabi niya, gusto niyang makuha niya yung anak niya sa province. Alam niyo po ba, starting that month, nagsunod-sunod yung resulta niya. That's the importance of goals. Binibigyan ka talaga niya ng direction. Sabi ko nga po sa inyo, baliwala lahat ng hataw kung wala ka naman ginugol. No, kahit small goals lang yan, mentors. And then, it gives you excitement every day. Ayan. No, so, hindi lang daw pala jowa ang nakakapagbigay ng excitement every day, pati daw pala goals. So, kailangan may goal ka. Kasi mentors, aminin at aminin natin, pag hataw lang tayo ng hataw everyday and wala tayong nilulook forward, di ba minsan napapagod ka? Di ba minsan, bakit ko ba gagawin? Bakit ba ako mag-invite? Bakit ba ako mag-IBP? Tama, pag dumating ka sa point na yon, wala ka na palang goal. Kailangan mo lang palang mag-goal ulit para ma-excite ka ulit. No? So mentors, eto pa, last po. You will motivate and inspire your downline to do the same. Yan. So mentors, ano pala siya, no? Ang goal pala, hindi lang pansarili lang. Kaya ka pala nag-goal din para may ma-inspire ka. Bigyan kita ng sample ulit. Alam niyo po ba na si Mentor May na ang first blue diamond? Aware po ba kayo doon? Tingin niyo, bakit niya ini maging black diamond pa? Eh, ang blue diamond, magkano na kinikita niya? 1M per week? Kasi gusto niyang patunayan sa Team Blast na kayang i-achieve ang Black Diamond. Na pag hindi niya yun na-achieve, walang makakaisip na Team Blast na kaya yun. Diba? Inuuna lang niya para tayo yung susunod, sabi ni Mentor Sabel. Ganun ka lang din. Huwag kang tingin sa upline mo. Huwag kang tingin sa crossline mo na nakaka-achieve na ng goal nila. Tingin ka lang sa'yo at sa team mo pababa. Lagi mo lang itong itatanong sa sarili mo, ano? Ano ba yung kasunod-sunod sa akin? Ano ba yung ka-inspire-inspire sa akin? Tingin ka minsan sa salamin. Kung ako ba yung leader ko, may inspire ba akong humataw? Kung ako ba yung leader ko, ito ba yung mentor na gusto ko? Tingin ka minsan sa salamin. Kausapin mo lang sarili mo. No? And then, ayun, mag-goal ka para sa team mo. So, importance of goal setting. Ngayon pa lang po, no, alam nyo po ba na ang best? Ayan, si Mentor Roanne, di ko kasi mapakita. Kabilang board ko po is goal, kabilang board ko po is bills. Magkabila niya, sinasampal ako ng katotohanan, mentors. To give you an idea po, every month ako nag-goal, last week lagi. Last week of the month po is my reflection week. Yung 29-30, nire-reflect ko na yung sarili ko. Yung mga bagay na na-achieve ko, tapos yung mga bagay na hindi. Iniisip ko lang, basta ano lang, sa isang kwarto lang kayo, isang place na tahimik. Bakit hindi ko na-hit to? Ano yung kulang? Ano yung hindi ko nagawa? Ano yung nasobrahan ko? Laging ganun, tanong ko lang sa sarili ko. Bago ko kausapin si na Mentor Hannah, ang core, kinakausap ko muna sarili ko. And then dun ko na sineset yung goal ko for July. So after po ng meeting nito, may reflection ano ako, moment ako. Then magsaset po ako ng July. And then kung kaya nyo po, lagay nyo din yung bills para di kayo tama rin. Diba? Kasi pag nakikita ko po yung bills ko, wala akong karapatang maging tamad. Alam nyo po yun. So, ayan, no? And then, first goal daw po ng mga bago. Sino po bang mga bago dito? Ay, si Mentor Mary Jane, no? Alam nyo po ba na pag aware kayo sa bills nyo, magiging top earner kayo? Promise, pag aware kayo sa bills nyo, magiging top earner kayo. Kasi ang bills ko po, 6 digits. So, kailangan ko kumita ng 6 digits per month. Eh di ba, kusayang pag nag 6 digits ka, Mentor Mary Jane, pasukan na sa top. So ayan, merong bago si Mentor Larry. Kailangan pang humataw, no? First po na ginagoal ng mga bago, make sure you are an executive account holder. Kailangan po gold, platinum, or mas maganda, jade account ka. Sino po ba yung mga naka-jade na dito? Pa-type nga po, I am. Ayan, si Mentor, grabe naman si Mentor GF, no? I am. So, ayan, si Mentor GF. Ayan, si Mentor Julie ba? So, ayan, no, mentors. Sino naman yung nag-aim or yung mga associate package pa lang na ang ginugol mag-rank up talaga?
Ayan, pa-comment nga po. 1-1-1-1-1. Sabi po sa inyo, mahilig akong magtanong eh. Si Mentor Virginia, si Mentor Halima daw is an associate na gustong mag executive mentors. To give you an idea, dalawa po ang pwedeng rank up ha. Kasi normal po sa atin yung paid through cash. Kung ano yung existing mo ngayon, babayaran mo lang yung remaining. Magiging ganun ka na kung ano mang account yung gusto mo. Pangalawa, pwede po siya through DR. So bigyan ko kayo ng sample. Ang silver po, para maging gold ka, kailangan may tatlo ka isa-isang buwan. Tatlong DR, kahit copper man yan, tatlong copper. Gold account ka na nun. Kaya lang, may pros and cons po siya. Pag paid through cash ka, lahat ng benefit makukuha mo. Pero pag rank up through DR ka, yung mga just for you, hindi mo na makukuha. Kasi perks naman po yun ng mga naglabas ng pera. Magiging gold ka lang, pag naka-refer ka ng gold, 3-5 po yung makukuha mo, pero wala kang just for you. So kung kaya mo, mas maganda pa rin yung cash. Mas maganda pa rin yung cash. And kung kaya mo i-upgrade sa pinakamataas, upgrade mo na habang wala ka pang 1 year, no? Dalawang beses po tayong pwede mag-upgrade sa loob ng isang taon. Maximize nyo na, mentors. Kasi, coming from me, magsisisi kayo pag hindi kayo naka-JD executive. Promise. Napakalaki po ng nasasayang, napakalaki po ng natatapon, no? And then, eto. Ayan, may mga nag-goal, no? So, paturo na lang kayo sa mentors nyo. Paano po ba mag-rank up? Paano po ba mag-upgrade? Number 2, be a mover. Ito po yung unang binabagsak namin sa mga leaders natin. Kasi pag natutunan nila to, magdidire-diretso na. Pag nasimulan mo kasi ng tama, magdidire-diretso ng tama. So mentors, para maging mover ka pala, ayan, si Mentor Julie, mens no, pareho tayo eh, naka-platinum lang din ako eh. Alam mo yung nagre-request ka at nagpe-pray ka na sana may upgrade. Diba? So, eto mentors, para maging mover ka, bigyan lang kita ng quick idea. Kailangan daw po, para maging mover ka, ang ma-DR mo, 2 steps behind your package. Paano ba yun, Mentor Roanne? Nagmamatter lang kasi to sa mga executive eh. So, pag Jade ka, ang kailangan mo daw ma-refer is Jade and Platinum. 2 steps. Pag Platinum ka, pwede yung Jade kasi mas mataas yon, and then Platinum, which is same package, and then Gold. So, 2 steps ulit. And then, pag gold ka, pwede yung jade, pwede yung platinum, pwede yung same package as gold, and then silver and bronze. Mover ka na nun. So, ganito, mentors, no? Baka kasi nalilito kayo. Mentor, oh, ang jade package ako. Tapos, ang una kong na-refer, ang dalawa kong na-refer, gold, parehong gold. Bakit hindi ako nag-mover-mover? Baka nalilito ka pa sa ganun. So, di ka talaga mag-mover kasi yung gold, pang ilang package na siya? Pang 4th. So, kailangan daw lang dalawa. No, kasi meron pa po tayong titanium na hindi sinasama. So, wag na po natin isama yun. Walang just for you yun, no? Para po sa mga bago, wag nyo na din siyang itanong. And then, yung silver, bronze, and copper, kahit ano na po yung EDR niya. So, wag po kayong malilito, no? Lalong-lalo sa platinum and jade account holder. Pati sa gold. Ang copper po, hindi pa natin pang mover. No? So, pag may mga question po, pwede nyo po siyang picturean para po maano nyo mamaya. Kung may question kayo, tanong nyo na lang po sa direct apply nyo, no? And then, ayan, first set of goals upon joining, be a mover maker naman. Kung ano lang yung ginawa mo para mag-mover ka, turo mo lang dun sa first to mo. Kasi kaya ka nag-mover, may first to ka. Diba? So, turo mo lang, pay it forward lang. Kung ano yung tinuro ni Mentor Marlito, paano ka nag-mover, turo mo lang din sa dalawa mo. No? Magdadalawa lang din sila. Help your DRs to be a mover para maging mover maker ka. Ganito naman, mentors. Hindi po namimili ng package ang mover maker, ha? Kahit copper, payin nyo po yung mag-mover. Tapos sa kabila, copper din, mover maker na po kayo nun. No, huwag po kayong malilito. Wala naman po itong ano sa package. Ang mover lang po ang meron. Are you learning pa po ba, mentors? O nalilito na? Gusto nyo po bang mag-IDBP na lang ako? Para mo mag-gets nyo po yung mga package. Ayan. And then, third po is, ano, goal nyo po, ay pang fourth na po, is third direct referral. Para ma-activate po yung infinity bonus nyo na. So, para po ulit sa mga nalilito, ang infinity bonus po is starting from your third direct referral sa first to nila, hindi sa first to mo. No, third direct, first to nila. Yung pang third nila, hindi mo na infinity yon. Infinity na nila yon. Okay? So, may mga nalilito po ba? So, ang Infinity is another commission po ng company natin. And then, pang fifth po, kailangan daw hanapin mo na yung pang fourth direct referral mo.
para mag-just for you ka na. Kung naka-silver ka, hanapin mo yung pang fourth at fifth mo para mag-give me five ka na. Kasi ito naman po, another bonus of the company. Na pag ito ang tinarget mo, balik puhunan ka kaagad. No? And then, pag nag-just for you ka, turo mo lang din ulit dun sa mga apat. Paano mag-just for you para lumaki yung team natin? So, mentors, ang good news po para sa mga bago, ang just for you bonus, ang give me five bonus is unlimited po and no time frame. Kahit ngayon ka mag-isang gold, next year is isang gold ulit, next year isa ulit, makaka 60K ka pa rin kahit apat na taon na nating buuin, no? So, ganun siya kaganda. No? And then, ayan po, number six, anong sabi dito, mentors? Non-stop DR and mentoring. Kasi mentors, huwag tayong mako-comfort ha, huwag kang isa sa mga mawawala pag nag-just for you na ha. Kasi minsan, akala pag nag-just for you na, tapos na, hindi po. Marami pang kitaan ng IM, pwede ka pa niyang pakitain. So, non-stop DR ka lang. Sabi dito, oh, quantity first before quality. Mentors, ang unstoppable po, lumaki siya kasi nag-quantity muna kami. Dagdag lang tayo ng dagdag ng dagdag ng dagdag ng leaders. Kasi hindi naman po lahat leader type, tama? But maybe sa 100 po natin na may invite, 10 lang dyan yung lalabas na leader. So 10 lang yung quality leaders mo out of 100 quantity. So dagdag lang, dagdag ng dagdag. Huwag ka mapapagod magdagdag. Pag naka-apat ka na, huwag kang tumigil. Kasi wala pa dun yung alas mo. No, para po sa mga matatagal na, may mga jargons po akong ginagamit. Para po sa mga bago, yung alas po is leader type talaga. And then number 7, hit the sapphire rank. Ulit, hit the sapphire rank. Sino po ba mga sapphire na natin dito? Si Mentor Lerma, tama po. Si Mentor Julie, si Mentor GF, si Mentor Marlito po is our latest rubie. Tama po ba, mens? Ayan, so para po sa mga under na nila, kayo naman po yung, ay, Ruby na si Mentor Lerma. Grabe, mens. Iba, kailangan pala nagpapadede tayo ng anak para mag-Ruby tayo. And kidding aside, mens, congratulations po, no? Mentors, ganito. Para po sa, para hindi ka mahirapan, diba pina-goal ko ka sa'yo kanina na maging executive ka? After mo ma-hit yung executive through DR, eto naman yung i-hit mo. Huwag kang tumigil. No? Ganito kasi siya, mentors, kailangan mo talaga itong i-hit para yung income mag-maximize sa'yo. Para hindi ka mag-max out. Diba? And then sabi nga kanina, kailangan nating mag-goal para sa mga leaders natin. So yung mga nag-i-improve ba ng suffers, nahin na daw yung suffers ni Kuya Marlito, grabe. Ang dami na, no? Sino po ba mag-commit ng suffer ngayong June? Sinong nilalaban pa yung suffers? Okay lang po ba pa-comment? I am. Malapit na po tayo mag-elevate para makita ko po kayo, no? Ayan, may mga lumalaban po ba sa Sapphire? May mga fighting po ba? Si Mentor Halima daw. Mentors, ganito. To give you an idea again, Sapphire po ang pinakamabilis na i-hit na rank. So kung nahihirapan kang i-hit yung Sapphire, medyo mahaba-haba pa yung proseso na kailangan mong pagdaanan. Sapphire po yung rank na pwede mong i-hit mag-isa at pwede mong i-hit ng anliit pa lang ng team mo. Kasi after that, the Ruby, alam to ni Mentor Lerma, alam to ni Mentor Marlito, talagang labasan ng luha, labasan ng pagod, labanan talaga. Kasi hindi na lang ikaw. Ang Sapphire, pwede mo pang produce lahat. Kailangan hindi ka nahihirapan sa Sapphire. Hindi po ako galit ha, mahal ko po kayong lahat. Hindi ka dapat nahihirapan sa Sapphire. Ang Sapphire dapat ang una mong hinihit. Kasi yan yung pinakamabilis. Yan yung pinakamadali. No? After that, bibuild ka naman. Bibuild ka naman ulit. Kailangan yun yung target mo talaga every month. Malaki na talaga. Bigyan ulit kita ng idea. Pag hinit mo yung Sapphire, alam mo ba nasa 100K ang income mo? Gusto mo ng malaking income, tama? Alam mo ba, pag hinit mo yung Sapphire, may leaders ka? Gusto mo ng malaking grupo, tama? Alam mo ba, pag hinit mo yung Sapphire, meron ka ng mapuproduce na team? So, Sapphire lang yung katapat, no? And then, rank up lang. And then, number 8 po. Ayan, sabi dyan, and so on daw. After mo mag-Sapphire, lahat po ng Sapphire, I dare you to be a Ruby. Lahat po ng Ruby, I dare you to be an Emerald. Lahat po ng Emerald, I dare you to be a Diamond.
Lahat po ng diamond, blue. Lahat po ng mag-blue, mag-black. Huwag po tayo mag-stop. Sabi ko nga po sa inyo, si Mentor Jean Mantala is my reminder na huwag tayo mako-comfort sa kung anong meron tayo ngayon. Kailangan pag nag-suffer ka, meron na mag-suffer under you. Kasi mag-ruby ka. Kailangan pag ruby ka, alam mo yon, dire-diretso lang po yung goal. Number 8 po is hit team and company incentives. Okay lang po ba congratulate natin si Mentor Julie Banaw? Grabe, tinayo niya yung bandera ng Unstoppable no, for hitting iPhone 12 Max ba yun, mentors? Grabe yun. Diba? Sobrang hirap pero na-hit niya. Congratulate po natin, hindi po yun biro. Diba? Kaya nga kukunti yung mga naka-achieve kasi hindi siya madali. So, yung may lumaban po under Team Bosschief, napakalaking ano po yun. Kumbaga, tinayo niya talaga yung bandera. Hindi niya yun hinit, naniniwala ako, hindi niya yun hinit para sa sarili niya lang. Hinit niya yun para makita ng grupo na kaya din nila. Tama? Agree ba? Agree po ba kayo? So, mentors, pag nahihit mo na yung rank up, automatic mahihit mo yung team and company incentives. Eh, di ba ang sarap po ng libre? Di ba, Mentor Julia, sarap ng libre? Magkano kaya yung natipid niya? Di ba? Instead na ilalabas niya pang bili ng iPhone, wala. Binigay na ng kumpanya. Yung extra ano niya, savings niya na yun, pambibili niya na yun ng ibang lupo. Sarap po ng ano. So, yan po, no, sunod-sunod lang po yan. Hindi po pwedeng ang ginugol mo, team incentive, tapos company incentive, tapos hindi mo ginugol ang rank up. Napakalabo po nun. So, ayan. Ito na tayo, mentors. Do's and don'ts. Natututog pa po ba? Ayan. Sabi dito, when it comes to inviting naman, kaya favorite topic ko po yung manual, sobrang dami pong saklaw nito eh. So sa inviting, ganito siya. Inviting ba ito, mentors? Hindi ko kasi mabasa eh. Wait lang ah. Oh, inviting. Long-term goal is to build your solid team. Mentors, ang malaking income yung kay Mentor May, yung malaking resulta because of a solid team. So ang pinaka-goal mo is magkaroon ka ng isang solid at malaking team under ng boss chief, no? So ayan, sabi dyan, focus on warm network. Parang kami po ni na Mentor Jean, magkakamag-anak po kami. Ang warm network po na tinatawag or jargon po is yung mga kakilala mo. Lahat ng kakimo, kakilala, kaklase, kapatid, kapinsan. Basta lahat ng kilala mo, lahat ng nakapag-interact ka with, yun po yung warm market. Ang maganda po kasi sa warm market, tiwala na sila sa'yo. Hindi mo na kailangan ipagpilitan yung negosyo. Diba? So, ayan, sabi po dyan, meron po ditong mga slides. And sabi dyan, invite 2 to 4 of closest friends, no? Different approaches in your prospect. So, meron po tayong business owner approach. Meron po tayong product. Meron po tayong employee. And meron po tayong third party. May mga kanya-kanyang slide po yan, ha? So, ayan. Ayan, business owner approach. Be straight to the point. Mentors, ang isang negosyante, hindi mo na kailangan paligoy-liguyin. Alam mo ba, 4 na bagay lang ang kailangan niyang malaman? Ano yung papasukin niya? Magkano yung kapital? Magkano yung kapalit? Kailan babalik yung binalik? Ay, yung nilabas niya. Yun lang. Kailangan mo lang maklaro yun sa lahat ng negosyante. Kasi ang negosyante, ayaw na sasayang yung time niya. Di mo na yung kailangan offera ng extra income kasi negosyante na yan. Malaki na yung mindset niya, no? And then ito, bibigyan kita ng mga scenario. So, sabi dito, ayan, bro, familiar ka na ba sa IM Worldwide? Yung prospect mo na negosyante, ano yon? Yung nasa Itbulaga, yung ina-endorse ni naman, hindi pa, anong meron? Okay, bro, actually, nakita ko lang din sa internet, nagka-interest ako, maganda ang kitaan. And then, magsesend ka ng mga testimonies na. Magsesend ka na ng mga picture ng ambassadors. Magseset ka na ng appointment. No, so ganun ang business owner. Tapos ito, scenario number 2. Baka naman pag ito yung ayan. So baka ito yung pag naging scenario, pag sinabing is it networking? Wait lang. Mentor Marley, to ano bang isasagot ko? Tinanong ako, networking ba daw ito? Di ba? Baka nanginginig ka na tapos di mo na nireplyan, hindi mo na sinin. So mentors, ayan, sabi diyan, yes, pero iba to sa iba. Hindi yung usual. Partners naman namin sila. Heart, money, iscoin, etc. Ganito din. Pwedeng yung laging sinishare ng Mentor Jean natin. Is it networking? Diba? Sinasabi ni Mentor Jean, networking ba yung gusto mo? Pag sinabi ng mentor mo na, ng mentor mo talaga ng prospect mo na yes, oh good, eto magugustuhan mo to. Pag sinabing no good, magugustuhan mo to.
Diba? Wala kang itinanggi. Hindi ka nagsinungaling. Diba, mentors? Scenario number 3. Ayan. Sabi mo, bro, kamusta? Ayan, prospect. Okay naman, bro. Ikaw ba? Ayan. Okay na okay, bro. Ito, adjusting sa pandemic. Actually, bro, kaya ako na pa-message sa'yo kasi baka lang magka-interest ka. Nagdadalawang isip nga ako, baka kasi hindi naman kailangan kaso baka makatulong. Sayang din. Diba? Ano yan, bro? And then send pictures ng ano. Kasi ang mga negosyante po, ano sila eh? Kumbaga, financially capable na sila. Diba? Ang iaano mo na sa kanila, negosyo talaga yung papasukin. So, huwag kang magdalawang isip. Basta may makilala ka negosyante, yung may-ari ng mga bigasan, negosyante yan. Naglalabas yan ng malaking puhunan. No? And then, ayan pa. Ang sabi dito, product or health approach. Ito, mentors, baka kasi katulad kita before. Na pag may nag-inquire sa akin ng barley or gersin niya, nag-i-explain na ako ng just for you at give me 5. Katulad ba kita before? Kaya nawawala talaga yung posting. Ayan, sabi ni Mentor GM. Alam mo yung, sa sobrang excitement mo, nasishare mo na lahat. Mag-mover ka po dito, magsasuffer kayo dito, tapos ang maximum income mo, 200,000. Hindi pa nga siya member. Barley nga yung in-inquire niya. Ganito, kung ano lang yung in-inquire ng prospect sa'yo, yun lang muna i-feed mo. Kung barley yan, para hindi ka mahirapan. Kung barley yan, sendan mo nung testimony ng mga gumaling dun sa sakit na concern niya. Kunyari, may piko siya. Hanap ka sa Facebook. Oh, lahat available sa Facebook. Okay lang, hindi ka muna connect sa top mentors mo. Search ka lang. Picos, I am Worldwide Barley. Dami lalabas doon. Mamimili ka lang ng may hawak ng barley natin. Send mo sa kanya. Ito sis o gumaling. Ito bro o gumaling. Hanap ka ng mga testimony makaka-relate siya. Pag products po, products lang muna pag-usapan nyo. Baliwin mo muna sa produkto. Mas maganda nga, pag-try mo muna eh. Pag nakapag-try siya, after nun, tsaka mo singitan, uy, may discount yan pag nag-member ka. Paano ba maging member? O, set nyo na ng talk. Diba? So, ayan po, may mga script tayo dyan. Pwede nyo po siyang basahin po natin, no? Sabi dito, sis, familiar ka na ba sa barley? Ang prospect, hindi pa sis. Ito naman, para sa mga kilala mo na hindi mo alam paano i-approach pa. Paano i-offer yung barley mo. Diba? So, magtatanong ka muna kung familiar. Siyempre, sasagot yan kung oo o hindi. Ah, okay, sis, yung iniinom ni na Piolo Pascual and Hart. Ayan, so, build conversation. Always end up with a question. Napapansin nyo po, pag tanong yung, alam nyo po yung pag nag-e-end sa question, talagang nasusundan yung conversation. Hindi siya napuputol. And then, ayan, be the product of your own product. Huwag po kayong mag-o-offer ng isang produkto na hindi nyo pa natitikman. Maniwala kayo sa akin, babalik po yung karma nun. Para mamaya, anong nasa ba ng barley? Lasa atang ano, orange? Alam niya hindi nyo alam. Ano bang lasa ng immunergy? Ah, medyo maasim siya. Kasi nakita mo kulay orange, no? Kala mo, ano yun? Vitamin C, no? So, ang immunergy po natin, wala siyang masyadong lasa. Para lang din siyang barley. Barley capsule, no? So, tikman mo muna yung i-offer mong produkto. Ang mas maganda nga po, testimony mo. Ayan, no? Share testimonials about our amazing products. Ako po, mentors, kung makikita nyo yung wall ko, hindi ako nagka-copy-paste ng mahabang caption about barley. Ang sineshare ko lang, iniinom ko lang yung barley. Ang sineshare ko lang, iniinom ka lang yung asay. Doon po ako nagkakaroon ng client. Kasi mas curious yung tao doon sa ginagamit mo. Palagi mo po itong tatandaan, ang tao ayaw ng binibentahan. No? So yan, share pictures and videos of Hart Piolo and Maritoni Fernandez. So gamit muna ng produkto bago offer ha. Baka mamaya sabihin mo kay Mentor Lerma, Mentor Marlito, mens, nahihirapan ako magbenta ng products. Tapos sinabi sa'yo, ano ba, bakit saan ka ba nahihirapan? Hindi ko kasi alam yung lasa ng asay. Hindi ko ma-offer sa kaibigan ko. Baka ganun eh, no? Baka tampalin ka namin. Diba? So gamit muna. And then, employee approach. Ito naman po, para sa mga kagaya ko nagwo-work. Ayan. So, OFW, ang gamitin po natin sa kanila is yung mga magic word na racket and extra income. Sobrang effective po yan. Promise. Sa mga employee po, normal na ang iniisip na, baka kasi katulad kita, no? Ang iniisip talaga namin mga employee, ang pagnenegosyo, malaki dapat ang puhunan. Ang pagnenegosyo, para lang sa mayayaman. Diba? Para po sa mga employee, kung nakaka-relate ka, paramdam ka naman. Diba? So pag sinabi mo sa aming extra income, igagrab namin yan. Pero pag sinabi mo sa aming negosyo at first, wala na. Black na yung mind namin. Hindi huh? Naman kami mayaman. Ganun pa iniisip namin. So pag may kilala kang empleyado, ayan, no?
Sis bro, may bago akong racket ngayon. May bago akong pinagkakabalahan ngayon, maganda siya. May nakita akong pagkakakitaan, naghahanap ako ng mga makakasama. So si Mentor Jean po ang sinabi lang sa akin, Kas, may alam akong pwede mong gawin, nakikita ka ng extra. Simple lang. Doon yan ako nakuha. Diba? Ang kailangan lang po sa pag-a-approach, makuha mo yung curiosity ng tao. Huwag mo i-explain mo na lahat. And then third party approach. Ayan, sabi dito, ayan, sa third party naman po, effective yung baka may kakilala ka na naghahanap ng produkto. Baka may kakilala ka naghahanap ng pagkakakitaan. Yung baka, effective po yan sa third party approach. Kasi ang tao po, sabi dyan, ayaw ng direct na binibentahan. Kahit po kayo eh. Kunyari, sabihin ko, Mentor GF, naghahanap ako ng mga magiging business partner, pwede ka ba? Eh, di ba? Tatanggi ka talaga. Unlike sinabi ko sa iyo, Mentor GF, baka may kakilala ka na pwede kong maging business partner. Ang sasabihin pa ni Mentor GF sa akin, bakit hindi ako yung alukin mo? Yun pa yung mafe-feel niya. No? Bakit di kaya ako inaalok ni Ruan? Eh, ako na ngayong kinakausap. So, ganun po yung napapa-feel natin sa client. No? Kaya sabi ni Mentor Marlito, ako na lang kaysa sa iba. Di ba? So, ganun yung mapapa-feel natin. Ayaw natin ng direct talaga na approach. And then, scheduling, mentors. Marami pa pong script, no? Hingi po kayo sa mga top mentors nyo. Yung mga script nila na ginagamit. Scheduling. Eto, mentors, maraming sablay minsan dito eh. Pero I hope wala po sa boss chief, no? Dito sumasakit yung ulo ni Mentor Jean sa amin dati. So, huwag nyo kaming gayahin. Sabi dyan, schedule at least 1 to 2 days. Ilan po ulit? 1 to 2 days. So, mentors, ang mga mentor po kasi natin, lalong-lalo po sa mga nagpapatok pa, nagpapa-IBP pa, hindi pa marunong mag-present, ang mentors po na ini-invite nyo, hindi po siya available 24/7. Hindi po siya laging available. No, lahat po tayo may ginagawa. Baka katulad po din yung mentor mo na July pa lang, alam mo yung may mga nakaset na schedule, baka ganun din ang top mentor mo. Na pag binigla mo, hindi ka talaga niya makikater. No. So, ang sabi dyan, 1 to 2 days ahead. Ganito, mentors, ang pag-i-schedule, ang mentor nyo lagi yung tatanungin nyo kung available. Mens, Mentor GF, available ka po ba sa Thursday? Kasi may talk po ako. Diba, ano pa lang ngayon? Mentor, ano pa lang ba ngayon? Hindi ko na alam yung date. Monday pa lang ba ngayon? Ayan, Monday pa lang ngayon. Mens, baka available ka po ng Thursday. Meron po akong kakilala na representant po ng negosyo. Hindi ko na alam yung araw. Kainis. Di ba? So, pag sinabi ni Mentor GF, hindi ako pwede. So, mens, kailan ka po available kaya? Friday po? Ganun lagi. Mentor lagi yung inaano mo sa ano. Ang nag-a-adjust talaga client. No? Ganun yung tama. So, kami before kay Mentor Jean, mens, kailan ka po available? May dalawa pa yan. Monday po or Tuesday? So, si Mentor Jean, Tuesday. Kailan ka po available ng Tuesday, men? 6 p.m., 8 p.m. po. 8 p.m. O. Di alam mo na, 6 p.m., 8 p.m., pwede ka magpa-schedule sa kanya. Means, kunin ko na yung 8 p.m. mo na make sure pag kinuha mo yung oras ng mentor mo, may papatok ka talaga. And para mas mapadali yung buhay ng mentor mo, send mo na itong message format. Ito, isa pa to sa mga maling ginagawa namin before. Alam mo yung inaantay pa namin si Mentor Jean tanungin, Kas, ano yung background? Ano yung pangalan ng prospect? Ilang taon na? Paano mo nakausap? Alam mo yung humahaba yung conversation, nasasayang yung time niya. So, para hindi masayang yung time mo at time ng mentor mo, send muna to agad. Kunyari, ako, prospect full name, Roanne de Jesus, background, empleyado, date and time. Sabihin natin, June 30, 6 p.m. Tapos, venue, Zoom lang naman tayo. And then, idea, extra income po yung nasabi ko. Ganun. Maiksi lang. Di naman kailangan full details. Para aware lang din yung mentor na magtutok kung paano niya i-approach yung tao. And then, ito pa. Wrongdoings pa to, mentors. Yung confirm a day and the day before the meeting. Ayan, no, shoutout ko lang si Mentor Marlito. Grabe siya mag-confirm, no? Talagang, alam mo yung kahapon, men, see you po bukas. Tapos kanina, men, see you po mamaya. Tapos yung malapit na, men, see you later. Ganun. Ganun yung tama. Kasi ang mentor mo, pag hindi mo kino-confirm yung schedule, iisipin niya cancel yun. Sabi ko nga po sa inyo, precious yung time ng mentors natin. Maghahanap yan ng another schedule kasi ayaw niya nasasayang yung time. Sabi ni Mentor GF, time to time. Ganun din dapat. Mentors, hindi lang to sa talks ha, pati to sa mga past schedule nyo na mentorings. No? So, make sure nyo na na-update nyo ahead of time yung mentors na i-invite nyo. And then, ayan, sabi dito, wag na wag mong gagawin. Don't
set an immediate schedule. Ang dami pong ganyan eh. Lalo yung mga bagong hindi pa namamanual. Alam mo, meron akong encounter, mentors. 9 a.m. kakagising ko lang. May tumawag. Hello, mens? Available ka ba ngayon? May papatok lang ako, mens. Saglit lang to, 30 minutes. 30 minutes lang, mens. Sabi ko, mens, wait lang. Alam mo yung kakagising mo ba? Wala ka pang kape? Alam mo yung biglaan? Alam mo yung ganyan? Tapos may lakad ka ng 10 a.m. So, hindi mo siya makater. As much as gusto mong i-cater, hindi mo siya ma-cater kasi biglaan. Ang mga biglaan schedule po is case to case lang. Huwag niyo pong araw-arawin, no? Hindi po, sabi ko nga po sa inyo, hindi available yung mentors natin 24/7. Lahat yan may ginagawa. Kung busy ka, mas busy yan. Kasi kung ikaw, ang ini-invite mo, isa-dalawa, hindi lang naman isa-dalawa leaders ng mentors mo. Diba? Huwag lang sa bagong ising. Oo nga. Nagulat talaga ako nun. Wait lang po. Tapos sinabihan ko yung direct mentor niya. Mens, pasabihan po about scheduling si mentor ganito. Mentors, pag may mga ganong leaders kayo, sabihan nyo din. No, kasi ang mga top mentors, di naman yan tatanggi pag ano eh, pag wala talaga gagawin. Pero hindi pa rin siya proper. No, wag na lang natin i-convince or anong tawag doon? Konsintihin yung mali. I-ano na natin, itama na natin. Tama, ikaw mag-isa mo lagi si Apple, daming inaasikaso niyan. Totoo, mentors. Alam niyo po ba, pasalamatan niyo yung mentors niyo. No? Yan, sina Mentor Lerma, GF, Julie, Mentor Marlito, Mentor Mary Jean. Mentors, may mga work yung mga yan. Pero the fact na nakikater kayo, the fact na nami-mentoring kayo, the fact na na-IBP kayo, sobrang mahal kayo niyan. Pasalamatan niyo din si Mentor Jean Mantala. Sa sobrang dami nating leaders niya, naaasikaso pa din tayo. No? So, ayan. And then, official schedule. Ito naman, mentors. Ito yung mga trainings and IBPs natin. Alam nyo po ba na may mga IBP tayo sa IM? Monday, Wednesday, Saturday, 4 p.m. Every Monday, every Wednesday, every Saturday. Sa Middle East po, every day except Sunday, 11 p.m. Baka hindi ka pa aware. Baka yung leaders mo pala, pasok dun sa UAE time, pero inaantay mo pa yung Monday, Wednesday, Saturday, no? So, meron po tayong mga ganyan. And then, ang trainings po natin, everyday except Sunday. Kailangan nasa note mo yan. Diba? Para pag hindi available yung mentor mo, pasok mo sa IBP. Agree po? Agree po ba? Learning po ba? And then, always be present. Ito naman, mentors, reminder sa lahat po na nagpapa-IBP at nagpapatok. Kailangan nandun ka palagi. Hindi yung basta isa-send mo lang yung link. No, kailangan nandun ka, nakikita ka ng invite mo. So, yun siya. Reminder lang yun, no? And then, etong mentors, di ko na masyadong i-discuss ng mahaba kasi Zoom meeting naman po tayo madala. So, eto po, pag nag-lift na yung pandemic, pag pwede na mag-talk ulit outside, pwede nyo po itong gawin sa mga coffee shop. Wag lang po sa mga restaurant na maiingay, wag po sa bahay ng kliyente kasi napakadaming distraction. Sa coffee shop po, and tahimik na please. Mas maganda sa opisina kung pwede na po ulit doon, no? And then, ngayon, Zoom meeting naman. So, make sure mo na may stable internet, kaya lang yung hihilingin ko sa'yo. Maganda yung cam mo para nakikita ka ng prospect mo and invites mo. And then, ABC rule and TF. Ito, mentors. Wala naman acne dito, no? Parang first time nyo lang ulit maririnig. So, mentors, ito, part na ng mga hindi pa marunong mag-talk or part pa ng mga nag-invite ng mentor na mag-talk. Number one tip ko sa'yo, kiss. Keep it short and simple. Huwag mong pakomplikaduhin yung bagay-bagay na simple lang naman. Mas effective pag simple. No, ganito, mentor, sabihin natin sa Zoom meeting, ayan, kunyari, ako yung magti-tee-up, ako yung nag-invite, si Mentor Marlito yung, ay, si Mentor Jean yung i-invite ko, and then si Mentor Marlito yung client ko. Mentors, ganito yung tama na pag-set sa Zoom meeting. Ako, isesend ko muna yung link dun sa invite ko. Hindi po muna sa Mentor Jean, ha? Ganito po yung ginagawa namin. Ako muna at yung invite ko. And then, dun ko ititee up yung mentor Jean ko. So, pag nandun na kami sa Zoom meeting, i-update ko yung mentor Jean ko. Mens, wait lang, 5 minutes lang po, send ko sa'yo yung link. Habang nasa Zoom meeting kami, mentor Marlito tuloy. Di ba, prospect pangalan ko. Yung Marlito, mamaya, kinig ka. Kasi yung mentor na mag-discuss sa'yo mamaya, grabe yun, sobrang busy nun, pero naglaan ng time. Imaginin mo, Kuya Marlito, hindi yun nakapagtrabaho. Pero daig pa yung sinisweldo ng manager. 28 years old pero sobrang successful. Kung ano lang yung ginawa niya, i-share niya lang mamaya. Kung ano lang yung pinasok niya, i-share niya lang mamaya. Kinig lang tayo.
Tapos request ko sa iyo, Kuya Marlito, huwag ka munang mag-phone up, tapos on-cam ka. Para as a sign of respect. Kasi sabi ko nga sa iyo, busy to, tapos nahagilap ko lang. Nagbigay ng time. Tapos, tsaka ko papapasukin si Mentor Jean. And then sasabihin ko, men, ay, mentor, Kuya Marlito, ito pala yung si Mentor Jean yung sinasabi ko sa iyo kanina. Men, si Kuya Marlito po pala yung future business partners po natin. Ganun lang. Simple lang. Hindi mo naman kailangan, Kuya Marlito, yung magdi-discuss sa'yo, MX5 owner, 7 million, yung mga ganun, hindi kailangan scripted. Simple lang. Ito yung nakatulong sa akin sa ganitong negosyo. And makakatulong din sa'yo. No? And mali pa po. Mali pa, yung ganito, ganitong set. Yun po yung tama, ha? Kayo muna ng client. As much as kaya nyo, kayo muna ng client bago yung mentor. Palagi nyo pong ipapa-feel sa isang Zoom meeting na ang mentor nyo ang pinakamahalagang tao sa inyo. Kasi mararamdaman nyo ng client. No? Ang mali, ganito. Yung isesend mo yung Zoom meeting sa mentors mo, tapos kayong dalawa ng mentor mo yung mag-aantay sa client. Para sa akin po, ah, baka kasi sa'yo, iba eh. Pero para sa akin, mali yun. Kasi sabi ko nga sa'yo, ang pinaka-important sa akin, si Mentor Jean ko. So, hindi ko sasayangin yung time ng mentor ko na mag-antay. And mali pa, pagdating nung client, tsaka ko pa ititiyap yung mentor ko. Ay, ayun na pala si Kuya Marlito. O Kuya Marlito, ito po pala si Mentor Jean, no? Yung ano po, yung 7 million circle, yung may-ari po ng MX5, yung pong magdi-discuss sa inyo ngayon, sobrang bata pero sobrang milyonaryo na. Mali yun. Scripted na yun kung titignan. And then, maling-mali po na tinitiap mo yung mentor mo nang nandyan na yung kliyente. Or sa harap mismo, yung nagtitiap ka sa client mo, sa harap mismo ng mentor mo. Hindi siya magandang pakinggan. Hindi siya magandang tignan. Mali talaga siya. Di ba? So, mali siya. Kahit sa'yo gawin, makikita mo mali. No, so, tiap mo muna before the presentation. And, yun. Simple lang. Minsan kasi, di ba, nahihirapan tayong mag-tiap. Kasi akala natin, kailangan nating sauluhin yung ano achievements ng mga mentors. Hindi naman po. Minsan nga, mas nakikinig yan pag sinabi mong, eto yung taong tumulong sa akin na nag-i-start ako. Tutulong din to sa'yo. Kung ano yung ginawa niya sa akin, gagawin niya lang din sa'yo. Ganun lang. Ang simple, di ba? Pero mas nakaka-hook siya. So, ganun siya. And then, ayan o, wag daw mahaba yung introduction. And then, ang mali pa, mentors, wag na wag niyong ititiap yung client. Kahit gano'ng kataas yung posisyon, kahit gano'ng kalaki yung sweldo, yung mentor niyo yung pinakamahalaga dun sa Zoom meeting. May na-experience at may nakita kasi kami niyan. Yung alam mo yung, anong ba kung ano ng background dun? Parang manager sa banko yung kliyente. Pero hindi po tayo yun. Hindi natin yung ginawa. Nakita lang natin sa top mentors. Alam mo yung mentor kasi, bata. Pe-present, pero magaling. Tapos ang tiniyap yung kliyente. So yung kliyente, ang tas-tas ng tingin sa sarili niya. Alam mo yung, sabi kasi dun sa mentor, mentor, ito, kunyari si Mentor Jean. Mentor Jean, ito po pala yung client, si Mentor Marlito po. Manager po pala to ng PS Bank. Mentor, pag nakuha natin po, ang laki ng connection natin. Ang dami natin mapapapiin pag nakuha natin ito. Alam mo yung tiap na tiap yung client? Yung client talaga, imbis na makinig, hindi na nakikinig. Kasi akala niyan, taas-taas niya. So mali po yun na kahit gano'ng kataas yung client mo, kahit gano'ng kalaki yung sweldo, ang ititiap mo yung mentor mo. Kasi at the end of the day, ang mentor mo yung makakatulong sa inyong dalawa. No? So, kahit gano'ng kataas sweldo niya, hindi naman yung nag-networking. Diba? Hindi niya naman alam ay kami. Diba? So wala siya may pagmamalaki. Ganun lang, mentors. Huwag natin gagawin yung mga mali. And then sa presentation, eto po, Zoom na lang tayo focus, no? Kasi offline naman po, naniniwala ako, wala pa din gumagawa until now. So mentor, sabi ko nga po sa inyo, set kayo ng magandang, kahit maliit lang, hindi naman kailangan sobrang bongga ng corner nyo eh. Have lang po ng office corner mo, IM office corner mo. Yung tahimik lang. Tapos paset ka ng internet na sobrang ganda, yung sobrang bilis. Kasi ang labanan po natin ngayon, internet lang. And then, habang nasa presentation, laging naka-on yung camera mo. Tapos, nod ka lang ng nod. Naka-mute ka man, nod ka lang ng nod. Agree ka lang sa kanya. And then, be active sa chat. Pag may binagsak yung mentor mo, chat mo para ma-remind yung invite mo. No? And then, ayan, the speaker asks, answer and agree. Pag nagtanong si mentor Marlito, si mentor Jeff, kung sino man nagtotalk, agree ka lang. Kailangan ikaw yung pinaka-active. Diba? Kasi mahahawa mo yung in-invite mo. And then, listen and focus. Kahit alam mo na pa ulit-ulit yung IM presentation, mag-focus ka pa din. Diba? Sabi ko nga sa'yo, hanggat hindi mo nababagsak, kailangan pinapakinggan at pinapakinggan mo. No? And then, eto, mentors, ha, re-remind ko kayo. Ang sabi dito,
Huwag humiga at kung ano-ano ang ginagawa. Alam mo ba na sa Zoom meeting, sobrang nakaka-distract pag nakikita ng speaker na ikaw patayo-tayo ka. Yung tatayo ka, tapos kung ano nung gagawin mo. Tapos alam mo yung nakaslouch ka, kumakain ka, nakaka-distract yun, promise. Cause of distraction yun. Instead na magdire-diretso siya, alam mo yun, mapapatigil siyang ganun kasi ikaw yung nakikita niya. Diba? So don't, ayan o, naunahan ko na, don't eat during the presentation. Ang mentor mo hindi makakain, so respect na lang sa mentor mo, no? Kung nagugutom yung mentor mo, kailangan magutom ka din muna. And then, don't leave during the presentation. Huwag na huwag kang mag-believe kahit nagtotok yung mentor mo, kahit nakikinig yung kliyente mo, dapat nandyan ka. Parang maraming nakaka-relate. And then, don't use your phone while your mentor is presenting. Ito pa, isa kasi siya sa Parang kung sa Tagalog word, bastos. Hindi ko kasi alam yung right word eh. Pero ang bastos niya tignan, kung ikaw nagpo-phone ka, tapos yung mentor mo nagpe-present. Eh di ba hiningi mo lang yung time niya? Focus ka lang. Kinig ka lang din. Alam mo yung treat mo yung sarili mo na as bago pa rin. As client pa rin. Diba? And then, don't ask question while your mentor is presenting. Baka ganito, no? Nasa just for you yung mentor mo. Tapos alam mo yung may mali lang na konting nasabi. Instead na lima ang nasabi niya sa Give Me 5, kailangan mo ng apat. Tapos nag-unmute ka. Mens, mali yung nasabi mo. Kailangan lima, di ba? Lima dapat. Alam mo yung ganun. Pam-pam ka, girl. Hayaan mo munang matapos. Itatama yun ng mentor mo pagkatapos. No? Wala namang perfect na presentation. May nabubulol, may nagkakamali. Hayaan mo lang. Huwag ka pating ask, Mens, di ba pag nag-jade siya, ganito, alam mo yung sobrang nag-cause ka ng distraction. Magtanong ka after. Kailangan nga yung client yung nagtatanong eh, hindi ikaw eh. Kasi member ka na, di ba? Yung question, pwedeng kayo na lang dalawa ng mentor mo. Agree? So, ayan po siya, no? And then, closing na tayo, mentors. Malapit na tayo matapos. Mentors, closing, kung kaya mo, ikaw na itong mag-isa. Part mo to. Part to ng nag-invite ng mentor at nag-invite ng representant. Sabi dito, meron akong mga tips. Be confident daw. Naniniwala din ako sa ano nito eh. Walang maniniwala sa taong walang tiwala sa kanyang ginagawa. Diba? Baka mamaya, nag-close deal ka, sasali ka ba? Alam mo yun? Nagandahan ka ba? Yung ikaw mismo. Kasi pwedeng kumita na ng 40K, no? Alam mo yung wala kang confident na pwedeng kumita sa IM Worldwide. Baka tampalin ka ni Mentor Marlito, no? So, mentors, have confident lang sa pag-close. Ang ganda, no? Ang ganda ng presentation. Ano na gusto mong package? Jade, Platinum, Gold. Kailan mo sisimulan? Ganun ka confident. No? And then you have the key to get their dreams. Tagi mo itong imamind. Nasa iyo yung susi ng pag-abot nila sa pangarap. Huwag ka din ganito mentors, mind mo na may yung client mo, yung prospect mo, yung in-invite mo, uhaw na uhaw. Tapos nasa iyo yung baso ng tubig. Na pag tinanggap niya yung tubig, uhaw niya yung fulfill. Siya yung magbe-benefit. Pag tinanggihan niya yung tubig, uhaw pa rin siya. Ganun lang. Nasa iyo yung key. Tama? Nasa iyo yung key and opportunity para makuha niya yung pangarap niya. Pag tinanggihan niya, pangarap niya hindi niya makukuha. Hindi ikaw. Diba? So, let them feel nothing to lose and something to gain. Huwag mo ipa-feel sa ano mo na kasi may mga tendency tayo na papa-feel natin. Parang ang laki ng 198,800 pag nilabas nila. Pero kung normal negosyo, maliit lang yun. Huwag mo ipa-feel na ganun. Kasi wala naman pong naglabas ng walang kapalit na produkto, tama? Nade-delay lang, mentors. Nade-delay lang. Lalo pag may promo, nade-delay lang. Pero nagkakaroon po tayo ng produkto, wag po kayong mag-warla dyan. No? So, mentors, walang mawawala sa kanila. Pero malaki yung mawawala pag hindi sila sumali. Yun yung pa-feel mo. And then, tutulungan versus peperahan mindset. Ganun lang naman eh, di ba, mentors? Heart mo pa rin yung magmamatter. Kung ano yung nasa loob ng heart mo. Kung ang tingin mo ba dyan sa tao, 8,000 lang. Tapos, alam mo yung 15,000 lang. Alam mo yung Pampanga lang. Yung mga ganyan, magmamatter yan. So, kailangan heart mo pa rin is tumulong. Kaya mo siya dinadala kasi gusto mo siyang matulungan. And then, ayan, ang main goal po is mapa-on the spot or OTS. Huwag mo nang pakawalan. Kasi, mentors, ang curiosity ng tao, 24 hours lang daw. Pag yan nawala na, pag yan hindi na na-inform about dun sa presentation na inatenan niya, mawawala na yan.
mawawala na yung interest niya. Ang interest ng tao, imagine niyo to, 24 to 48 hours lang. Pag hindi mo yan na pa on the spot, critical na yan. Pag hindi mo yan na pa on the spot, ang hirap ng i-follow up niya. Diba? And then, ayan, sabi dito, mga don'ts naman. Don't let your mentor close it alone. Kasi ang mangyayari nun, pushy na siya. Pushy ka. Mentors, ang mentor mo nag-present na. Nag-motivate na, nag-inspire na. Huwag naman ipag-close deal mo pa. Part mo na yon. Alam mo yun siya pa nagsabi, maganda, no? Kasi inaantay ka niya magsabi. Hindi po magandang tignan pag yung, kung sino pa yung nag-present, siya pa yung mag-close deal. Diba? Assure the prospect that income is guaranteed. Income will depend on the effort. Mentors, huwag niyo ipangako ang langit at lupa sa kliyente niyo para lang sumali. Maganda nga, sa una pa lang, sinasabi niyo na mahirap talaga eh. Alam mo yung, kung wala kang gagawin, hindi ka kikita. Yung ganong katotohanan. Huwag niyo sabihin, madali lang, tututulungan kita, bibigyan kita ng ano, ng tao sa ilalim. Well, ganun. Huwag niyo ipangako ang langit at lupa. Kasi hindi yan kilos. Promise. And then, refer first before joining. Ganito, mentors, no? Baka nasabihan ka na ano, mentor GF, mag-i-invite muna ako ng 10 kaibigan ko. Pag may sumali, dapat tsaka ako sasali para sure yun just for you ko. Tapos sinabi mo, sige. Alam mo yun? Huwag kang papayag ng ganun. Diba? Pag may nagsabi sa'yo na ganun, kasi normal yun eh. Yung parang tinetest mo na yung water, di ba? May mga ganun tao, invite mo na ako. Pag sumali yung kaibigan ko, tsaka ako sasali, uunahan ko yun. Mentors, pag sinabihan ka ng ganun, as a mentor at as a nag-invite, sali ka muna bago ka mag-invite. Paano natin i-convince yung i-invite mo kung ikaw mismo hindi ka nagsumali? Tama? Mag-member ka muna. Para pag member ka na, may in-invite ka, oh, pagtulungan natin. Pag di sumali, pagtulungan din natin. Di ba? Mga ganun lang, mentors. Huwag kayong papayag sa mga ganun, no? Sigurista effect daw, sabi ni Mentor Lerma. Marami pong ganyan. And then, ang mga wrong kasi, yung nasasabi namin, sige, invite ka muna. Di ba? Nakukonsinti mo siya. So, ang gagawin niya, ang ganito lang, tapos sasabihin mo sa kanya, monkey si monkey do, pag yung in-invite mo, sasabihin lang yan, oh, mag-i-invite muna ako bago ako sumali. Gusto mo ba ganun lang? Puro lang tayo inviter? Puro lang invite, wala ka ng member? Diba? Best inviter ka lang. So, ganun lang siya, mentors. No? And then, closing tip, mentors, ito pwede nyo pong gamitin. Para po sa mga bago, no, na ano, hindi pa sanay mag-closing. Pwede nyo pong gamitin itong mga closing tips na to. Pwedeng i-ano nyo, uy, cut off po natin ng Monday. Sample ngayon, cut off natin, di ba? Sample na lang, Tuesday ngayon. Pag sumali ka ngayon, tapos may kinausap tayo at sumali, chichikihin mo na yun, papasok na yun sa cut off. Mga ganong closing tips. May income ka na agad, mag-ROI ka na agad. Ay no, sir, pwede ka na mag-refer agad para pagdating ng cut off, may income ka na. Tuesday ngayon, invite ka bukas. Invite ka, di ba, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Imposible sa 5 araw, wala kang mai-invite at wala tayong mapapa-join. Lahat ng mai-invite mo, basta nag-join, may income ka sa Monday. Ganun siya. So, slot reservation. Sir, pwede na tayo magpa-reserve ng slot para ikaw mauna yung susunod na ma-refer ko, under mo na. Mga ganun, mentors. No, and then credit card option. Ito po madalas namin pinang-closing. Di ba, normal, ayaw maglabas ng cash? O may credit card ka ba dyan? Instead na swipe mo sa kung ano, swipe na lang natin sa IM. Pwede to 6 months, tawag ka lang sa banko mo. Staggered payment. Kung ayaw mo ng diretso or straight payment. No? So, mababayaran mo naman, bawiin agad natin. Turuan kita para mababawi agad. Wala pang 6 months, mababayaran mo agad yan. No? And then, one account policy. Ito naman, para sa mga kaya na pong i-explain yung spillover. Pero pag hindi mo pa kaya, huwag mo siyang bibitawan. No, kasi baka dyan pamalito yung kliyente. Ano yung spillover? Ah, wait lang. Tanong ko lang si Mentor Marlito. Mentor Marlito, pa-explain nga po ulit yung spillover. Alam mo, instead na tapos na yung ano, IBP, nag-ano ulit. So, wag ka magbibitaw ng isang bagay na hindi mo kayang isupport. No, wag mong pa-complikaduhin, di ba? Sabi nga, keep it short and simple. And then, reminder po, mentors. Sabi dito, promise only with what you can deliver. Then, deliver more than you promise. Pag pinangakuan mo naman yung tao na tutulungan mo, tulungan mo. No, wag pag nagdala ka tapos ang dami mo ng DR, sina Mentor Marlito pa rin yung sasalo. Sina Mentor Marlito pa rin yung tutulong, wag ganun. Pag ikaw yung nangako, ikaw yung tumupad. No. So, ganun siya, mentors, no. And then ayan.
Ito na, mga ano na po, mga additional tips na lang, mentors, para sa mga member naman. Ask your mentor how to encode ASAP. Baka ano ah, baka 1 month, 2 months ka na, hindi mo parang mag-encode. Ang gigigil ako sa'yo. Ayan po yung mga, isa sa mga inaaral. Nakaka-excite kayo makita yung ano, yung online account. Diba, Facebook nga, sabik na sabik kang mag-ano, mag-create ng Facebook. Tapos sa ano mo, hindi mo inaalam paano mag-encode. Nakakagigil ah. Diyan kakikita eh. Pag alam mo paano mag-encode, diyan kakikita. Makikita mo yung dashboard mo, explore mo. Maging excited ka kasi yun na yung business account mo. No? And then alam nyo na po ba na ang encoding lang natin is extreme left and extreme right. So aware na po ba kayo doon? Pag nagtanong ka sa mentor mo ng encoding, explain niya yan sa'yo. No, hindi tayo nakakapag-encode sa ano, sa inner ng mga leaders natin, dapat aware ka doon. And then ang first DR mo dapat sa spill side. Aware ka na po ba doon? Yung mga maraming spill side diyan, wag kayong ma-tempt na encode sa inner yan. Promise magkaka-problema kayo sa IT. Ang hirap ipaayos niyan, no. Baka makita mo ang dami ng waiting points na inaano, binabagsak ni na mentor GM ni na mentor Lemon ni na mentor Marito, doon na lang ako sa inner para bumangga. Wag po, wag kang ma-tempt. Basta yung first mo kailangan nasa spill side para ma-activate siya. Second mo na po, pag hindi ka kilala nung first mo, lagay mo sa inner. Mentors, ano lang ha, tip lang din sa pag-encode. Lahat ng magkakakilala pag samasamahin nyo. Okay lang po ba yun? Huwag nyo paghiwa-hiwalayin. Diba? May mga na-encounter kami, yung magkamag-anak, pinaghiwalay, nag-aaway tuloy. Pag na-invite niya to, bakit hindi nagbe-benefit ako doon? May kamag-anak ko yun. Alam mo, imbis na magkatulong-tulungan, wala. Nag-aagaw-agawan. Lahat ng magkakakilala, pag samasamahin nyo hanggat maaari. Kami po ni na mentor Hannah, mentor Jean, isang line lang po kami. Lahat ng kamag-anak namin, isang line lang. Tapos, lahat ng katrabaho ko sa kabilang side. Ganun lang. Lahat ng magkakakilala para magkatulong-tulungan po. Sabi ni mentor Lemar, nag-aagawa ng prospect, no? Ikaw tuloy nalilito. Ikaw tuloy nahihirapan. Diba? Spillovers are your responsibility, not just a bonus. No, para sa mga mentor po, kaya kailangan natin kumausap ng bago kasi ang spillover po is a responsibility natin. Sabi nga natin, tutulungan natin sila. One way of pagtulong po, ponduhan natin yung isang side, no? So, kailangan po yan. Responsibility po yan. And then, two silang, connect and communicate. No, mentors, para po sa ilang participants na tayo, 65, ang dami na natin. Para sa 65 participants, gusto kita pangunahan ngayon na ang IM Worldwide, mahirap siya ha. And magiging madali lang siya para sa'yo pag nakakonect ka sa mentor mo at pag nakikipag-communicate ka sa leaders mo. So don't forget the 2C. Connect and communicate. Wala pong hindi nasosolve ng maayos na usapan. Wala pong, paano ba yun? Lahat ng mahirap nagiging madali basta nakikipag-communicate ka. No? And then, sabi dito, last part na po, just keep pushing and stay focused. Your hard work will pay off. Bago ka man, 1 month ka man, ilang linggo ka man, tuloy ka. Pag-aralan mo lang to, balikan mo lang to kasi nandito na din lahat. No? So with that, mentors, I mentor Roanne once again and to God to all the glory. Thank you po, Boss Chief po, sa pag-invite. Yes, thank you very much, Mentor Roanne. Sa sabogang utak, ha? Talaga grabe, sa sobrang daming learnings na amin pong natanggap. Sabog talaga. Ang lupet po talaga ng ating guest speaker ngayong araw na ito. And na-inspire po ako personally sa inyo pong senior sa amin. Kabilang po dyan yung ano, okay lang na hindi ako ang maging pinakamagaling. Basta laliman ko yung reasons kung bakit ko ito dapat gawin. At syempre, self muna. Diba sabi nga po na we cannot give what we don't have. Kung wala rin po akong learning, paano ko naman po ito masashare? Yan. At yun pong tinatawag din po ni Mentor Roanne kanina. Sabi po niya, kung gusto mong kumita, magpakita ka. Baka tayo po yung nawawala pala. Hahanapin pa tayo ng ating mentor. Yan. Tsaka isa din po sa naging input sa akin is learn the business fast. How fast? If you could be the fastest,
do it po natin yan. And yung rank up, yan. Isa din po yan sa aking ginol nung sinabihan ako ni Ments Mar. Thank you po sa inyo. Yung ano daw po, ito po eh, Ments, ano ko dito? Ano tawag ba dyan? Mayroon po akong guilt feeling. Ang client ang nag-a-adjust, yung mentor. Kasi si Ments Mar, isang text away lang yan eh. Sabihin mo lang, Ments, yeah, ganyan. Siyempre, naglalambing din yan. Grabe, sobrang daming learnings. Kayo po ba, mga mentors? Ano po yung inyong mga natutunan? Marami pong salamat kay sa atin pong Malufeth na atin pong guest speaker ngayon, Ments. Gising pa po ba kayo? Wala po bang ginawang Ibong Adarna si Ments Roanne? Kayo po ba ay hindi naging bato? Taong bato, di po ba sa Ibong Adarna? Kapag po kumakanta yung ibon, nakakatulog kasi hindi nakikinig eh. Baka po kayo ay mga ano na dyan ha, bato na. Pero sa sobrang daming learnings, sana po ay hindi. Okay po? Ngayon po, it's our honor na hingin ang kaunting time ng atin pong mentor boss chief. I-share ko po sa inyo ang atin pong certificate of recognition. Ments, huwag ka muna pong alis ha. Bigay po namin itong certificate of recognition. Yan, tawagin po natin ang ating malupit din na founder ng team, Boss Chief Worldwide, Brother Mentor Mar, ang inyo pong mapagmahal at matiyagang pagtitrain sa atin, and of course, unleashing the best in us. Kung wala po kayo, syempre wala rin po kami sa training na ito at napakagandang negosyong ito. Let's welcome, mentors, our Father Mentor to award the certificate. Okay. Unang-una po, maraming salamat sa ating guest speaker today. Grabe, ano? And we learned a lot. Talaga, nakita ko pa yung aking mga sulat. Ano yung mga ano? Salamat po, Mentor Roanne. Talagang idol ka. Ano po? So, Team Bosschief Worldwide, Certificate of Appreciation presented to Mentor Roanne De Jesus for serving as our special guest speaker on our first day of the 5 days intensive training. Thank you very much for your time, knowledge, and selfless dedication that you have shared to our team. We are forever grateful. Given this 28th day of June 2021, signed Marlito P.D. Chavez, founder, team, boss, chief worldwide. Okay, so thank you very much, mentor. Really appreciate. Ano po, huwag po kayo magsasawa, especially alam ko na napakaraming mga namimiss sa'yo sa aming grupo, ano, and you are one of the, sabi nga, pagka, kung tatanungin ko kung sino ba yung mga lumalapit sa grupo ko, ikaw lagi ang kasama at saka si Mentor Hana, ano po, sabi na, kaya, we really appreciate that one, okay? So, Mentor Sabel, isi-send po namin ito sa iyo, Mentor Sabel, Mentor Roanne, okay lang ba, may, baka po may mga tatlong tanong o dalawang tanong na pwede po bang, ano, makapag-ano sa inyo kung baka may tanong po yung ating yes, mga grupo. Yes, po. Basta po wag mat tsaka love life, Ments. Ayan, oh mentor, ayan. Alam niyo na kung hong niyo tatanong yung mat tsaka love life, yung mat sa akin yung tatanong yung love life kay Mentor GF. Ano, yung okay, pwede niyo i-chat yung ano yung sa kwan sa ating chat box ko inyong mga katanungan para mabigyan kayo ng kasagutan ng ating mentor. Ngayon ano po, total, meron pa naman tayong ilang minuto para ano doon, bago tayo mag-picture taking din. Okay, Mentor Sabel? Yes, thank you, Ments. Thank you po, Mentor Roanne, sa inyo pong time. And of course, mga mentors, ito na po yung chance natin para magbigay po tayo ng mga ilang tanong para masagot po ng ating invited guest speaker for this training. Pwede po nating i-maximize ang ating chat box at I am honored to read this question for you. Siyempre, hindi po ako sasagot. Hindi ko masasagot yan. Okay po. Sige po, yan. Huwag po kayong mahiya. Ito daw po si Men's GF. Wow, talaga naman. Ito po. If I am not mistaken,
Paano mo po na-hit yung diamond? Ano po ang tips? Yon. Yeah. Thank you, Ms. GF. Mentor GF talaga, no? Then, ayan. Thank you, Mentor GF, for that question. No? First of all, Ms., hindi ko siya na-hit mag-isa. Yun yung tip ko. Kailangan mo ng isang malaki at solid na grupo. Pangalawa, na-hit ko kasi siya, syempre, bigay talaga siya ni Lord. Blessing siya ni Lord. Naniniwala naman ako na si Lord talaga yung nagbigay ng ganong achievement. Ganon kalaking achievement sa atin. No, gumamit din siya ng mga tao para ma-achieve mo yun. Pangalawa, mentors, leaders. Hindi ko kasi masabi paano ko talaga siya na-hit. Wala siyang formula, wala siyang everyday activities na sinunod ko. Ano lang, mens, starting lang po nung November, nung na-hit ko yung Ruby and Emerald, focus kami sa rank up. Hindi sa rank up ko, sa rank up po ng leaders. Every month, kailangan meron kaming representative sa Elevate. Yun lang, kasi dinedare kami lagi ni Mentor Jean na kailangan may mapasok kami. So, kailangan every month meron kahit isa, dalawa, tatlong suffer, hanggang sa yung team, nag-momentum na. Yung team, naging normal na sa kanila na ang pinapag-goal namin is rank up. Until such time, nag-momentum po yung team, dumami yung suffers, nag-create po tayo ng ilang suffers ba yun? Sampu. Sampung suffers, isang ruby, isang emerald, kaya na-hit yung diamond. So, yung diamond po, hindi ko siya effort. Effort po siya ng buong lions. And ayun, di ko alam, man, sobrang mahal din siguro ako ng grupo. Kasi sila talaga yung nagsabi, hindi po ako yung mentor na nagsasabi ng goal ko sa leaders. Yung hindi ako nagmo-monitor. Yung kay si Hannah po kasi, di ba, sobrang close ko, kapatid ko. Never niyang nalaman yung ginagol ko, promise. Hindi kasi, ayoko kasing magbigay ng pressure sa ibang tao. Hindi ko alam kung may mga katulad ko po na steady person. Si Mentor G, nalalaman niya na lang yung goal ko pag na-achieve ko na. Ganun ako ka gusto kung ako lang yung magsalo. Ano ba tawag doon, mens? Ako lang yung nakakaalam ng goal ko kasi ayoko nga po siyang i-burden ng iba. Ayoko dalin siya ng iba. So si Mentor Hannah, nalaman niya yung magda-diamond ako, 28 na. Sabi ko, bunso, hit ko na yung diamond sa inyo. Kulang na lang ako sa kabila kay na Kuya Flynn. Tapos sabi niya, sabihin mo na kay Kuya Flynn. Hindi ko sasabihin. Tapos si Mentor Flynn, 29 po, nagsabi siya na, sis Mens, tatapusin ko yung 100,000 para mag-diamond ka. Yun. Yun yung nakapagpa-diamond sa atin. Mentors, ano lang, pinaka-tip ko lang talaga, love your people. Love your people. Kasi kahit gano'ng kalaking goal, kahit gano'ng kahirap na goal, pag mahal ka ng grupo mo, ilalaban ka. Naniniwala ako, si Mentor Peach na nagsabi, pag mahal ka ng grupo mo, magra-rank up ka. Focus on loving your people, wag lang sa part na malakas sila, pati sa part na mas mahina sila. Kailangan mas ramdam ka ng grupo mo pag hindi na sila nakakapagpapigil. And then focus lang po talaga kami sa relationship. Nafe-feel nyo naman po yan, no? May mga moments na nababa talaga kami intentionally sa leaders. May mga moments na intentionally nakakinakausap namin sila kasi nararamdaman namin nang hihina sila. Kasi kahit ikaw pag nanghina ka, ang pinaka gusto mo yung ina-approach ka ng ibang tao. Diba? So, yun, mentors. Wala kasing formula talaga. Hanggang ngayon, di ko din alam paano ko na-hit, mentors. Hindi pa nga nagsisinkin. Diba? So, yun lang. Siguro, focus on people. Focus on rank up hanggang mag-momentum po. And sasabihin ko na po ito sa inyo, ha, deserve po ni Mentor Marley to mag-diamond. Nakita ko po yung effort, yung sacrifices. Some lang kasi si Mentor Jean naman talaga nakakita. Okay lang po ba? Kung mahal natin si Mentor Marley to, do our best para mag-diamond siya. Kasi pag naging diamond si Mentor Marley to, next ka na. Yan yung laging inaano ni Mentor JR, hindi ako magda-diamond, Benz, nang hindi ka pa diamond. No? So, love your people until mahalin ka din talaga nila. So, hindi ko alam kung nasagot ko ba, Mens. So, ayan, no? Okay, thank you po. Thank you, Mens Roanne. Mag-rank up daw po tayo. At ako din, naniniwala ako dun, Mens, na your people or the people working with you can make or break you. Yan. Yung susunod po nating tanong. Wow, ang dami na. Wait lang. Konting akyat lang po ako. Sa pagkakatanda ko po ay, ano yun eh, ayun, Mens, in addition, ay hindi pa pala yun, sorry. Dun po sa ano po yung, wait lang ah, brief. As on extreme left and extreme right. Tapos meron po siyang continuation ng tanong eh. Yung pong pag-encoding ang kanya pong tanong. Si Mens Saint
Isidore. Means in addition sa left and right extreme pati sa encoder. Thanks. So, ayan. Means pag sinabi pong extreme left and extreme right, yun po yung mga tao na kaya nating ispilan. Diba? Bibigyan kitang sample para mas madali. Sample, left and right ko si Mentor Julie tsaka si Mentor GF. Pinaghiwalay ko sila. Diba? Right ko si Mentor GF, left ko si Mentor Julie. Ang extreme right ko, si Mentor Julie. Ang extreme left ko, si Mentor GF. Tama ba? Nalilito na din ako. And then, sila, magpapasok sila, di ba, yung first DR. So, sample, napasok po nila si Mentor Jinky kay Mentor GF. Tapos, si Mentor Julie, napasok naman si Mentor Halima. Extreme right and extreme left pa rin po yun kasi yun yung first DR. Ang hindi na po extreme, yung magiging inner na nila. Ibig sabihin, ang extreme, yung kaya nating ispilan. Ang hindi extreme, yung inner nung leaders natin. So, ewan ko po kung nagets, no? Kasi ano po siya eh, sa genealogy na siya. So, basta lahat ng kaya mong ispilan, extreme yon. Lahat na magbe-benefit sa spill mo, extreme yon. Yung mga hindi, ayun yun nasa inner side. So, sa encoding naman po yun, i-priority nyo po na encodean yung first po yung spill side. Kasi may nangyari na po sa under ng team natin, no, na ano po ata, na bigla po ata sa spill niya. Ang first DR niya, in-encode niya sa kabila. Ngayon, nahihirapan siyang tumeke, mentors, hindi naaayos yung spill niya. Kasi kahit po nasa kabila yun, hindi yun mag-check match, hindi po yun mag-DR. And then be careful pa din po, sample Jade package kayo. Tapos ang una niyong DR, silver, in-encode niyo dun sa spill side. Tapos akala nyo po active na yun. Hindi pa po active yun. Kailangan po na ng platinum and jade para mag-active yun. So until hindi kayo nakakabunot ng platinum, spill side kayo ng spill side ng spill side. Huwag po kayong malilito doon, no? Pag nagkaroon na kayo ng platinum, sample naman. Pag nagkaroon kayong platinum, encode nyo sa spill. Nagkaroon naman, next naman, silver. Encode pa rin po yun sa spill side. Kasi para ma-activate yung inner, kailangan nyo din po ng platinum and jade. Klaro po? Ano? Doon sa nagtanong, men, sino yan? Sabi ko, wag mati. Diba? So, ganun lang, men. Kailangan mo lang din talagang maging mover para ma-activate lahat ng earnings. And further pa po doon, pwede nyo po tanongin yung top mentors nyo. No? Pag-guide po kayo, open nyo po yung portal nyo, mas makikita nyo po doon. So, thank you po sa nag-ask. Okay po. Thank you, men. Ayan po. Ito naman po ay coming from men, Halima Karim. Ano po ang gagawin or paano mo maiha-handle yung mga leaders na tulog na po? Everyday naman ginigising. Mensa lima, okay na po yun yung ginigising kaysa wala pong, ano ba yun? Nakalimutan ko. Okay na yung walang tulog kaysa, sige na nga. Okay pa, Mensa. Ayan, para po sa mga natutulog na, para sa ang term kasi natin doon, minsan namatay na leaders, no? Pero ano po, no? Ano lang yon, jargon lang yon. Mentors, huwag mong pilitin ng pilitin. Hanap ka ng mga willing. Kasi pag nag-focus ka sa mga tulog, pag nag-focus ka dyan sa mga nag-aantay, alam mo yon, tawag ko kasi doon, pabebe. Huwag kang focus sa pabebe. Napakadami kasing willing. Diba? Hanggat nagfo-focus ka sa mga tulog, hindi mag-grow yung team mo. Hanggat nagfo-focus ka dun sa mga patay-tops gusto mong buhayin, hindi mag-grow yung team mo. Focus ka sa mga tao na kahit hindi magagaling willing. Focus ka sa mga tao na, alam mo yung kahit hindi nakakapag-DR, kahit hindi nakakapagbigay ng everyday na tao, pero nandyan, nakikinig sa'yo, willing matuto, dun ka mag-focus. Diba, sabi ko nga po dun sa gulong, no, huwag kang mag-focus sa mga taong hindi pa naniniwala. Hindi yan naniniwala, kaya tulog yan eh. Diba, sa mga taong nawala, focus ka dun sa mga nag-stay. No, and hanap ka pa. Ganito sabi ni Mentor Jean sa akin, hanggat nararamdaman mong may naglalaylo, may nawawala, may nag-quit, konti pa lang yung leaders mo, dapat hindi mo maramdaman yun. Yung to the point na sobrang dami na, ay! Nag-inactive ka pala ng 6 months, di ko ramdam ah. Dumating mo kami sa point na gano'n, may isa kaming leader sa Bulacan, nag-inactive siya, 1 taon na pala, di namin ramdam ni Mentor Hannah. Bumalik lang siya last month. Tapos sabi namin, ah talaga, nag-inactive ka pala. Di namin naramdam. Diba? Sa sobrang dami mong pinofocusan na leader. Hanap ka ng hanap ng hanap, quantity nga daw po, diba? So yun, mentors, ano yan?
kumbaga yung mga natutulog, means yung mga nagki-quit, yung mga nagpapahinga, hindi po natin kasalanan yan. Basta nabigay mo yung best mo as a mentor, okay lang yan. Na hindi pa nila makita yung future nila sa IAM. Hindi mo yan fault. Huwag kang tumagal dyan kasi dyan ako tumagal eh. Imagine niyo po, third year ko po, best friend ko. Hindi ko ma- alam mo yung gustong-gusto mo siyang matulungan, pero hindi niya tulungan yung sarili niya. Di ba? Gustong-gusto mo siyang maging successful, pero sabi nga ng mentor Jean ko, basta mabigay yung, mo yung best mo, hindi mo nakasalanan kung hindi niya makita yung buhay niya na nasa IAM. Yung future na nakikita mo sa kanya, para sa kanya, hindi mo kasalanan pag hindi niya na-adapt yun. Basta nabigay mo yung best mo. No, so, mens, hanap pa, focus sa mga willing, tapos, ayun, huwag mo be-blame yung sarili mo kung may mga natutulog. Baka gusto po nilang matulog talaga, no? Baka kulang, mens. Baka pagod. Di ba, bigyan po natin ng comforter yan para comfortable. Di ba? Tuloy-tuloy ka lang, mens. Pag nakita nila na yung gusto nilang makita sa'yo, promise sila na yung kusang lalapit. No? So, yun po. Normal yan. Normal po yan. Thank you po. Normal daw. People come and go. Ayan. Buti na lang. We don't go. Okay po. Alam ko po na marami po tayong mga tanong kaya Mens Roanne. Pero of course, we should not miss this time to have a photo opportunity sa atin pong malufet na Diamond Executive. Ang 1 million circle na member na din. Of course, Car Achiever. Ating Mens Roanne. Mens, okay lang po ba? Ilang seconds lang po. Sige po. Open your cam. Ang dami natin. 61 million viewers. Char! Oh, sige. Sige po. Wag po nating palampasin. Open your cam po. Yan, si Mens Roanne muna po. In 3, 2, 1, smile! Yan, okay po. Sa atin pong kabuuan, gallery view. In 3, 2, 1, window 1. Window 2 na po, keep on smiling. Yung mga nagpapadede po dyan, smile pa din. In 3, 2, 1, smile. Yan, okay, last window, keep on smiling. Ay, ang daming hindi naka-open ng cam. Ang ayaw magpakita, hindi kikita. Sige po, yan. Thank you po, mens. In 3, 2, 1, smile. Yan, okay po. Nice. And, mens Roanne, thank you very much.